All right. Good evening. Good evening. It's 8:11 p.m. November 5, Friday. Happy Life Group, mga ka-classmates. Magandang gabi sa inyo. Handa na ba kayong makipag-chismisan sa pag-chismisan ulit ang buhay ni Abraham? Buhay na may buhay, pinag-uusapan natin. Alam nyo, itong pamilya ni Abraham, controversial talaga to eh. Para tong Kardashians din eh. Madaming, kumbaga, kwento sa buhay. O, una ko muna ang tanong sa inyo, eh, bago tayo magsimula. Kung sakali na malaki kang perang naipon, kayamanan, asset, o, meron kang mga building, mga pabrika, o mayari ka ng SM, o ano pa man. Paano mo ipapamana sa mga anak mo? Paano gagawin mo? Paano mo ipapamana? Kukuha ka ba ng lawyer? Or i-divide mo na ba yung asset sa pangalan nila? Or buhay ka pa, gagawin mo na? Or mag-iwan ka na lang ng last testament? Ikaw, paano mo? Paano may papamana? Unahin natin si Bishop James. Yan. May dalawang anak yan eh. Tingnan natin kung paano niya pamamana. Naka-mute ka bro. Tingnan natin kung paano pamamanahan. 50-50. Ito, dalawa lang naman sila eh. 50-50. Yeah. So, hatiin mo sa ano, dalawa. Even. Ng, ano. Even na. Alimbawa, kumbaga, wala ka na, tapos may nandaya. Paano mo maiiwasan yung pandaraya ng isa? Kasi wala ka na nun eh. Habang buhay ka, paano mo maiiwasan yung pandaraya ng isa? Good evening, Pastor Bong. Ay, good evening, Pastor. Good evening sa inyong lahat. Ano kaya? Tatanungin ko na lang sila. Hindi ba? Ano ka na eh? Wala ka na eh. Nasa langit ka na. Oh. Tapos yung isa, nandaya. Tago natin sa pangalang Tyron. Joke lang. Kasi nakita ko si CJ, nandyan eh. Katabi mo eh. Baka si Tyron tulog pa. Hindi, baka mangyari niyan, ano, magbibigay si panganay. Magbibigay ang panganay. Mapagbigay si panganay. Nakikita ko nga yung magkapatid na yun. Masyado silang caring sa isa't isa. Yun nga din. Ano ko nga din. Yeah. Pero mas ano isa. Dito sila kay Dr. Magpagkiti. Baka magtagpo. Favoritism, oh. May favorite daw, may favorite. Favoritism. Favoritism, oh. Kasumpa-sumpa. Tanungin natin si ano, si Tita Amy. Tita Amy, anong gagawin mo sa kayamanan mo? Paano mo hatiin? Wala naman ako. Halimbawa lang, meron. Meron? May will. Yeah, may will. Oh. Oh, may lawyer talaga na documented. Documented. Hey, yeah. Ano? Kasi kung may will ka, may lawyer ka. Oh. Mababawasan yung mamanahin nila. May lawyer's fee. Mabayad ba? Oh, gusto mo nga maging legit eh. Hindi na. Ito na susunod. Dahil ito na yun. May percentage pa yung lawyer. Oo. Hindi, may fee lang naman ano, yun. Kasi ikaw may ari ng property. Oo. Maski ano decision na ibigay mo, magiging kung sa kanila yun. Pwede mo kasi yeah, kailangan on paper. Taga-bangko yan eh. Makinig tayo dyan. Taga-bangko yan. Ito talaga kuripot ito eh. Ayaw magkaya ng lawyer. Masyado kayong legal eh. Hindi naman kuripot ang mga Ilocano. Legalistic lang. Yeah. Legalistic. Ano kayo, Bisaya? Ano lang, ano yun? Masinop. Masinop. Mahirap kasi yung mga Bisaya, yung mga babae, mura sa Bisaya. Kailangan, ano, sabi ni Brother Alvin, hindi, bigay mo ng diretsyo, baka hindi na kumati yung lawyer. Oo. Oh, tanongin natin si Pastor Bong. Pastor Bong, ano? Ayun, madali ito, isa lang anak na ito eh. Unika Iha Heredera.
Nakamit ka, Pastor. Siyempre, Pastor, kailangan ng will and ano ba, testament pa. Mm. Trust, ano? Living trust. Living trust. Iba kasi rito sa Amerika, pagka wala nun, kay Uncle Sam mapupunta. Yeah, kay Uncle Sam, totoo yan. Oh. Tapos, mag-hire kayo ng lawyer para ma-prove na sa pupunta sa anak. Pwedeng magpanggap yung iba na kamag-anak din. So, makikihati. So, may kakilala akong ganun, isang inspector ko sa Ventura. Sabi niya, oh, hindi ko alam. May kamag-anak pala ako na hindi ko nakikita for 50 years. Na nag-claim na dahil isang tita niya namatay, yung, so siya yung parang direct na mahakama na pero kulang sa papeles. May lumabas na isa na nagpanggap na kamag-anak din siya. So, naghati sila. Ayun ang nangyari. Special so, siguro yun. Uso dito yun, Pastor. Yeah. Yeah. Trust ang term dito. Meron akong kakilala, bata pa sila, mag-asawa. Nagpagawa na sila ng will. Kasi in case daw na maaksidente sila. Kasi bata naman sila. Wala naman sila. Sakit, bata pa sila. Pero what if kung maaksidente sila o ano, eh maliliit yung anak nila. So ginawa nila, yung kapatid niya, ang ginawa niyang conservator. Na siya ang mag-aalaga ng mga bata, lahat ng assets mapupunta doon. Tapos parang merong naka-stipulate doon na kung mauna yung lalaki o yung babae in case na mag-asawa ulit, kung sino man, hindi hahatian yung bagong asawa, mapupunta lahat sa bata yung pera. Yung mga ganun. Pag inayos talaga. Which is maganda rin naman kasi para sa protection ng bata. Lalo na yung bata, wala pang muang sa mundo. Diba? Dahil pwede naman talaga tayong kunin anytime ng Diyos. Diba? So maganda yung maayos ang lahat. Diba? O pangalawang tanong naman, iba naman ang sasagot. Tag nito. Kung sakali man, nakakita na ba kayo o naka-witness na ba kayo ng mga magkakapatid o magkakamag-anak na namatay yung magulang o maaaring yung yung mayaman na tao ay nagkagulo-gulo dahil sa pera. Yan. Naka-witness na ba kayo? Nakabalita na ba kayo ng ganun? Or naalala ko lang nung college ako, meron akong kaibigan, ang nanay niya parang ano, mayordoma dito sa Amerika. Tapos kinukwento niya sa akin, kwento daw ng nanay niya na yung sa pelikula na nilalason yung magulang, totoo daw yun. Dito pa, sa Amerika. Oh, dito sa Amerika totoo daw yun para makuha daw yung ano. Yung mana, parang ganun. So, para unti-unting nilalason. Para nakalungkot naman yung magulang mo, papatayin mo, di ba? Para lang sa pera, di ba? So, akala ko sa pelikula lang nangyayari yun. Totoo pala daw yun, parang ganun. Shocking po, kasi dito sa Amerika, normal yun. pati ano, Pastor, pati mga anak, pinapensure nila, and then papatayin nila, Pastor. Nangyari na yun. Oh my goodness. Oo, kaya they are very strict in insurance companies with regards to that. Usually, pag ini-insure mo yung anak mo, inaano nila talaga. Usually, di ba po yung mga asawa, yung nag-aasawa, tapos papatayin? Oo, nangyari din yan, Pastor. May nakilala kami na gano'n ang ginawa. One and only son, tapos in-insure ng mag-asawa, and then may isang babae na lumapit, yung parang inakit niya until such time na na-fall yung lalaki, nagpakasal sila. And then after that, nagtaka sila ba't yung son nila, very inquisitive kung magkano talagang worth ng life insurance niya. Na wala naman siyang pakialam. And then nalaman nung babae yun pala, parang modus, Pastor, pinatay nila yung bata. Napunta yung pera dun sa pangasawa. But then again, hindi nag-give up yung parents. Pina-investigate nila, nagpa-BI sila, yung pala, modus talaga nung babae, may boyfriend siya sila yung kwan.
Yun ang ginagawa nila. Grabe, no? Oo. Kumawa. Napakakalos ng puso ng mga ganun tao, no? Meron din. Pastor. Kahit tita. Meron ding nangyari sa amin. Yung well-known doctor sila mag-asawa pero walang anak. Very wealthy sila. Tapos nag-adopt sila ng son. Nag-adopt sila. After a certain number of years, ano ba sa Tagalog yung inano yung mga kamay, mga paa, yung tinalian niya. Tapos sinuffocate niya. He suffocated his adoptive mother hanggang namatay. Tapos nakuha niya lahat yung inheritance niya, Pastor. Ang yaman-yaman nila. Ito ay ano, renowned doctors doon sa aming city, Pastor. Nag-adopt sila, wala silang anak. Ganon ang ginawa sa kanila. Matapos mong tulungan, ano? Ganon ang ginawa. Oo, grabe. Alright, simulan na natin ang kwento ng buhay ni ano. Sabi ng misis ko, buti na lang, wala ito kami pera. Okay, sandali, ayusin natin to. Ayan, pampasahin natin to. Okay. Manalangin na tayo. Simulan na natin. Okay, Tita Ferit Dumok. Makikiyo po. Heavenly Father, we praise you and thank you, dear Lord, that we can sap on your word tonight and be blessed. Lord God, we ask that the Holy Spirit will be in our midst to bless and anoint this study tonight. Oh God, we thank you for what things we may learn tonight and be a part of our lives. We thank you in Jesus' name. Amen. 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 Ang una pong babasa ay si Sister Amy. Ayan. Mula sa verse 1 hanggang verse 6. Ayan. Bago basahin ni Sister Amy, alam nyo ba, nagkaroon pa ng ibang asawa itong si Abraham. Okay. Lalo na nung namatay na si ano. Si Sarah. Go ahead, Tita Amy. Abraham had taken another wife whose name was Keturah, and she bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. Jokshan fathered Sheba and Dedan. Dedan's sons were the Ashurim, Letushim, and Leumim. And Midian's sons were Ephah, Epher, Hanok, Abida, and Elda. All these were sons of Keturah. Abraham gave everything he owned to Isaac. But Abraham gave gifts to the sons of his concubines, and while he was still alive, he sent them eastward away from his son Isaac to the land of the east. Thank you, Tita Amy. Okay, ano agad ang napansin nyo, mga ka-classmates? May kapatid pala si Isaac. Mm-hmm. Bukod kay Ishmael. Kalat pala lang. Not one, but many. Prolific. Very prolific. Mm-hmm. Ano pa? Ano pang napansin nyo? He left everything he owned to Isaac. Ano pa? In spite of, like, you know, mas favored pa rin si Isaac. Oo, but yung nasabi na favored si Isaac? Eh, kasi he gave everything he owned to Isaac. Ayan, oo. Oo, sabi ni... Kumbaga, merong top priority na tagapagmana. Di ba?
Pero fair pa rin naman. Fair. Dahil meron pa rin namang minanay yung iba. Eh. Diba? Gifts lang. Gifts. Regalo. Siguro mga ano, mga gold, mga kambing, walang lupa siguro. Malamang, yeah, malamang mga ari-ari. Kasi sa kanila gift din yung mga silk, eh. Silk, mga carpet. Bakit nasabi niyo walang lupa? Ano yung sinabi diyan na nagpapatunay na walang lupa? Sent them away. Yeah, they sent he sent them away hangga't buhay pa siya. No, while he was still alive. The land of the East. Pinapunta niya doon sa silangan, no? Kumbaga, dito sa California, nandun sila sa bandang south, Long Beach. No? Papuntang nandun sila sa San Diego. Pinapunta niya ng San Bernardino. Pinalayo niya sa mga kay Isaac. No? Bakit pinalayo niya kay Isaac yung mga kapatid ni Isaac sa labas? Para maiwasan ang away. Ayan. Yes. Natuto na siya doon sa Lot incident, remember? It's a wise precaution. Oo, it's a wise precaution. Anticipation management, kumbaga. Alam niya na eh. Naaawayin si Isaac. Yeah, alam niya yun eh. Kumbaga, kasi siya yung nakakuha ng malaking pabor. Sa kanya pinamana lahat. So, alam naman natin na yumaman talaga itong si Abraham dahil nga pinagpala siya ng Panginoon. So, pinoteksyonan niya na kaagad si Isaac kasi promise son si Isaac at prophetic na dyan lalabas, no, si Jesus Christ. Ayan. So, tuloy natin. Meron pa ba kayo napansin doon? So, sino yung ano niya? Yung kanyang isang asawa? Si Ketura. May mga pangalan na binanggit, oh. Zimran, Jokshan, Medan, Midian. No, meron ba Shiva, no? Meron ba kayong pamilyar na kumbaga na pangalan? Kasi magiging ano 'yan eh. Magiging fathers of tribe. Na sa kanila rin ipapangalan yung countries. Ha? Isa sa prominente dito yung Midian, no? Diba? Yung mga Midianites, naalala nyo? Diyan na pumunta si Moses, diba? Naalala nyo? Something. Okay. So, punta na tayo sa verse 7 hanggang 11. Patay na si Abraham. Ayan. Ang susunod na babasa ay si Pastor Bong. Okay, Pastor. Verse 7. Altogether, Abraham lived 175 years. Then Abraham breathed his last and died at a good old age, an old man and full of years. And he was gathered to his people. His sons, Isaac and Ishmael, buried him in the cave of Machpelah near Mamre, in the field of Ephron, son of Zohar the Hittite, the field Abraham had bought from the Hittites. There Abraham was buried with his wife Sarah. After Abraham's death, God blessed his son Isaac, who then lived near Beer Lahai Roy. Yung Beer Lahai Roy ay southern yan eh, southern part, no? So okay. Ano napansin nyo? Okay, let's dig deeper. Sa binabasa natin, bulay-bulay. Nag-reunion, Pastor, si Ismael at saka si Isaac. Nag-reunion. Mm-hmm. Yeah. Dahil lilibing na ang tatay. Mm-hmm. That's the way. Eh, sabi nga, eh, pagka namamatay daw ang tao, naglalabasan ng anak. Magugulat ka na lang na kumbaga may umiiyak sa tabi mo. Ang tawag din sa tatay mo, tatay din. Di ba? Alala ko lang dito yung ano, yung living ni Dolphy na, di ba, dami niyang anak, nandun lahat. So ano pa napansin niyo? Well, kumbaga kostumbre na talaga na kahit noon pa man na ang mga tao
kahit na magkakaaway sa politika, hindi magkakasundo, magkakapatid na nagkakagalit. Pero pag may namatay, lahat, kumbaga, bati-bati. Napansin niyo ba yan? Diba? Naalala niyo na namatay si Cory? Pumunta sila Bongbong Marcos. It's a nice gesture na patagal na silang mag-aaway ng pamilya, di ba? Pero pumunta sila. Patay ay patay. Dapat irespeto. So, ano pa napansin nyo? Yung the last verse, Pastor. After the death of Abraham, God blessed Isaac para maging official yung blessing to receive the Abrahamic covenant. So before mamatay si Abraham, binless ni Abraham si Isaac. Then nung namatay na si Abraham po, si Lord talagang he made sure na iselyo yung blessing kay Isaac. Diba? So binless siya. So dito ang linaw na huwag tayong mangamba kung sakali mangkunin tayo ng maaga ng Panginoon. Diba? Minsan nangangamba tayo. Sino mag-aalaga sa anak ko? Maliit pa sila. Sino magpapa-aral? Sino magpa- I mean, ang dami kong nakilalang lumaki na orphan. No? Simula bata, yung iba nga, di pa nila nakita yung magulang nila. Eh. Pero lumaki sila na maayos. Naging Kristiyano. Diba? Dahil sapat ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin ang bumubuhay at nagpapala at nagpoprotekta sa tao ay hindi tao. Diyos, kumbaga. Kaya kung sakali man, panahon na natin, huwag tayong mangamba na meron Diyos na mag-aalaga sa mga anak natin. Amen. So, blessing. Eh na, binigay na kay Isaac ng Panginoon. Ano pa? Ano pa napansin nyo? Sa verse 7, ano napansin nyo? Yung ano pa sa... 100 head, 75 years. Yeah. Oh, di ba ang touring ng Panginoon hanggang 120 na lang. Pero nag 175 pa tong si Abraham. So ibig sabihin si Isaac 74 years old. 135. Isaac. Kasi 100 eh. Yeah, yeah. 100 tama. Years old siya. Yeah. So matanda na rin si ano si Isaac. Yeah, oo. Tama. 75 si ano si Isaac. Pinanganak siya ng November 5 eh. 100 years old si Abraham. Yeah. Ilan taon na si ano nito, si Ishmael? After 75 na. Ah, plus parang 10 years yata eh. 14. O di 89. Matanda lang si Tita Fe ng isang taon. 89 years old. Diba? 89 na si Ishmael na namatay yung tatay niya. So, may edad na sila. So, ibig sabihin nito, nung namatay si Abraham, malaki na ang mga apo niya. Yeah. Na si Esau at saka si Jacob. Jacob. Kasi 40 anyos nung nag-asawa, di ba? Mga 15 years old na sila or 14. Oo, mga binatilyo na si Esau at si Jacob. So hindi nababanggit yung interaction ni Abraham doon sa mga apo niya si Esau at si Jacob, pero lumalabas inabot niya. Nabuhay, inabot ng dalawa na buhay si Abraham. Yeah. Diba? So hindi lamang si Isaac ang binibless ng Panginoon dito ha. Ang binibless niya pati yung dalawang anak. Kasi tagapagmana rin yan eh, crown prince. Diba? So yun nga napansin natin na sabi dito sa verse 8, no? He took his last breath and died at a good old age, old and contented, no? And he was gathered to his people. Ang sarap naman nitong kamatayan na to. Yung bang ganda ng pagkakadescribe, good old age, no? Ikaw ay tumanda at ikaw ay kontento sa buhay.
Diba? Tapos nag-gather na ang mga tao para magpaalam sa iyo. Diba? Parang nabuhay siya ng tama. Eh, diba? Parang muhay siya ng magandang example, good leader. At saka may contentment. Diba? Hindi sinabi dito na namatay siya ng nuknuk ka ng yaman. Hindi nang binanggit dun eh. Binanggit na contented. Diba? Kumbaga, side ano na lang yun, side blessing na lang yung yaman niya. Diba? At nagkasundo nga yung dalawa na ilibing sila. Oh, kasama siguro ni Ishmael yung mga anak niya, kasama ni Isaac si Esau at si Jacob. So, saan siya nilibing? Makpela. Saan po nilibing si Sarah? Yun. Tinilibing ang lupa. So, nakita niyo na yung connection ng pinag-uusapan natin, bakit importante niya na gusto niyang bayaran. Ayaw niyang ipalibre. Di ba? Kasi alam niya eh, doon sila papunta lahat. Di ba? So, from there, eh, pagka dumating ang Panginoon, doon din babangon ang mga katawan nila. Alright. Ang susunod na babasa, from 12 hanggang 18. Ayan. Si Sister Elvi po. Ang tunay na malaya. Sige po. First 12. These are the family records of Abram's son Ishmael, whom Hagar the Egyptian, Sarah's slave, bore to Abraham. These are the names of Ishmael's sons. Their names, according to the family records, are Nebaioth, Ishmael, firstborn, then Kedar, Adbil, Midsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Adar, Tema, Hetur, Nafish, Kedema. And Kedema. These are Ishmael's sons, and these are their names by their settlements and encampments. 12 leaders of their clans. 12 princes. This is the length of Ishmael's life, 137 years. He took his last breath and died and was gathered to his people. Verse 18, and they settled from Havilah to Shur, which is opposite Egypt as you go toward Ashur. He stayed near all his relatives. Ano napansin natin? Magandang story ito ni Ishmael. Meron dyan na kapansin-pansin. Mahuhulaan nyo agad. Parang ano po, parehas lang sila ni Abraham. 137. Ilan taon si Abraham? 137 years. 175 years. Si Abraham, siya 137 na matay. Good number pa rin yun. Good number yun, 137. Di ba? Anong napansin nyo? Yung 12 leaders. Yes. Sige. Ano yung 12 leaders? Ano napansin niya din? 12 leaders. He took his passport and died. Hindi siya naging... Sino po nagsabi ng 12 leaders? Ano napansin niya sa 12 leaders? Saan paralel yan? 12 tribes? Yeah, 12 tribes. Oo, kasi alam naman natin na ang sabi ng mga kapatid natin sa kabila na ang tunay na inalay ay si Ishmael, hindi si Isaac. Kasi ang tunay na promised son ay si Ishmael, hindi si Isaac. Kasi galing sila kay Ishmael eh. Diba? So, kasi Egypt, diba? Galing si Hagar. Tapos halos sa Egypt din sila tumira. Bumalik sila papunta doon. Tapos sa Arab nation sila. Tapos ang sabi nila, meron din 12 tribes na galing kay Ishmael. Di ba? Hawig eh. Pansin niyo yung mga pag-contest. Hawig, di ba? Hawig, oo. So meron din 12 tribes na nakalagay sa Biblia natin, di ba? Na hindi natin pwedeng i-deny. Para sa kanila, nakalagay din naman sa kanilang Quran na si Kristo ay propeta. Di ba? So, ano pa? Ano pa napansin niyo? Hindi niya natanggap yung Abrahamic covenant. Mm-hmm. Pero God also blessed him.
Mm-hmm. Opo. At dito, mapapansin nyo, ang laki ng disparity na sinabi kanina, no, ibinigay lahat ni Abraham kay Isaac. Diba? Pero hindi binanggit yung pangalan ni Ishmael. No. Pero baka sakali si Ishmael malamang kasama doon sa sinasabi ni Tita Girly na naambo na ng mga regalo. Ayun nga lang, paginto-ginto lang, pangsanla sa tambunting at saka mga silk, mga o ano mang mga gamit. Pero hindi siya binigyan ng bansa. Kasi ang yung promised land na kiniklaim ni Abraham, tinurn over niya kay Isaac. Hindi kay Ishmael. Ano? Ang linaw, kumbaga. Si Ishmael umalis doon sa pinaglibingan at bumalik kung saan siya naninirahan. Namatay siya ng mapayapa, 137 years old. At ganun din, mukhang maayos naman ng kanyang leadership. No, sabi dito, malapit. No, he stayed near all his relatives. Eh, sino ba yung relatives niya? Iba yung mga Egyptian. Oo, Hagar. Na Egyptian si Hagar, di ba? Oh, ayan na, punta na tayo dito sa dalawang makulit. So, basahin na natin yung storya nila. Ayan, ang susunod na babasa ay si Tita Fe. 40 years. Father Isaac. These are the family records of Isaac, son of Abraham. Abraham fathered Isaac. Isaac was 40 years old when he took his wife, Rebecca, daughter of Bethuel, the Aramean from Paddan, Aram, and sister of Laban, the Aramean. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. The Lord was receptive to his prayer, and his wife Rebecca conceived. But the children inside her struggled with each other, and she said, "Why is this happening to me?" So she went to inquire of the Lord, and the Lord said to her, Go ahead, Bob. Two nations are in your womb. Two peoples will come from you and be separated. One people will be stronger than the other, and the older will serve the younger. Ayan, maganda. Kita natin yung prophecy, ha? So simulan natin uli sa verse 19. Okay, ano ang napansin nyo? Ito yung pinanganak na yung dalawang kambal, eh. So ano napansin nyo agad? Bulay-bulay. Childless din siya. Yes, ang galing naman ni Tita. Hindi Late rin magkaanak. Para din yung kanyang biyanan. Paray. Mm-hmm. But wait, there's more. Pagdating ni Rachel, hindi rin magkaanak. Di ba? Napansin nyo ba yung pattern? Yeah. Pansin niyo yung hand-me-down? Mm-hmm. Mula dun sa hand-me-down ng mga tatay, sa mga nanay din, ganun din yung mga pattern, eh. Di ba? Mapapansin niyo rin dyan yung si Laban medyo sneaky. Sneaky rin tong si Rebecca. Mamaya malalaman niyo. Anyway, napansin ni Tita Lenlen, sabi niya, hindi rin magkaanak. Hindi siya capable magkaanak ng sarili niya na naturally. Kumbaga, kailangan ng touch ng Panginoon, miracle, para siya ay mag-conceive. Mm-hmm. Diba? Oh. So ano napansin nyo sa 19 and 20? 19. Ilang taon na daw si Isaac? 40. Nakilala niya? 60. So 40 po, 40 nung nakilala niya si Rebecca. Si Rebecca. Nice. Oh, so sabihin yung halimbawa lang, 41 nang anak si Rebecca, halimbawa lang. Namatay siya 7, namatay ang father 75 siya. Mm-hmm. So ang lumalabas, kumbaga binata na 'tong mga 'to. Ang tanong dito ano napansin niyo ano yung pagkakadescribe sa tatay ni Rebecca? At saka kay Laban. Bethuel. Napansin niyo ba itong word na to? Aramean from Padan. Aramean. Mm-hmm. Diba? Ano yung salita nila Jesus during the early times? Anong tawag?
Aramaic. Aramaic. Diba? So, Aramaic. So clear na clear na ang lahi ng mga Hudyo Arab. ang Aramaic, no? Galing talaga sa land of Ur pa lang kay Abraham. Diba po? So ang salita nila ay Aramaic kasi Aramean sila. Diba? Ngayon, itong si Ishmael, ang salita niya Arabic. Kasi Arabic ang salita ng Egyptian eh. Oh, magugulat kayo. Ako nalaman ko lang 'yan kasi nanay ko nagtrabaho sa UAE. Nagulat ako kasi hindi ako na-surprise ang Saudi Arabian or UAE or sabi mong Kuwait or Iraq. Arabic ang salita nila. Nagulat ako kasi napangasawa ng tita ko, Egyptian. Sabi ko, ano salita niya, Egyptian? Hindi, Arabic. So doon, makukonnect mo talaga na, ah, okay. Kumbaga, Arabic talaga sila. Okay? Sa side ni Hagar. Pero sa side ni Abraham at ni Sarah, dahil magkamag-anak sila, galing sila pareha sa Ur, sa land of Ur, Aramaic talaga sila. Aramean, no? Kasi dito binanggit eh. Dahil dito rin galing si na Rebecca eh. Tatay niya si Bethuel, the Aramean. No, kapatid niya si Laban, the Aramean. So, yan yung lahi nila. Yan yung salita nila Jesus noon. Di ba? Aramaic. Ano pa? Ano pa napansin niyo? The Lord prayed to the Lord, to God. Isaac so, prayed to... Nag-intercede po si ano? Si Isaac. Kasi hindi nga capable manganak yung asawa niya eh. So, humingi siya ng tulong, humingi siya ng blessing. Kasi nga, hindi matutuloy yung ano, yung child of promise kung hindi manganak si Rebecca. Ano po yung pwede natin matutunan dito? Na, halimbawa, sinabi sa inyo ng Panginoon, James, magiging isang ang magiging lahi mo ay pagmumulan ng sandamukal na pastor. Halimbawa, parang ganun. Halimbawa, nilagay ng Lord sa heart mo yun. Diba? Paano mangyayari yun? Binata pa ako, sabi ni James. Wala pa akong anak. Diba? And then God created a miracle. Hindi lang siya binigyan ng isa, kundi dalawa. Parang ganun, diba? So, minsan may mga sinasabi sa atin ng Panginoon para mahirap paniwalaan. Diba? Pero, pagka sinabi niya, dapat paniwalaan natin. Kasi, if he needs to make a miracle, if it takes na magkaroon ng miracle para matupad yan, gagawin ng Panginoon. Diba? Kasi, bakit kailangan padaanin niya sa miracle? Ano sa palagay niya? Bakit? Bakit miracle na matanda na si Sarah para mapalabas niya yung promise na si Isaac, matanda niya na pinagbuntis? Bakit miracle? Bakit miracle na itong si Rebecca hindi magkaanak, humingi ng tulong si Isaac, ginrant niya yung request ni Isaac? Bakit sa palagay niyo po? Bakit kailangan ng miracle? To glorify God. Yes. Amen. Galing talaga ni Sister Lenlen. Dapat to valedictorian to sa klase na. Para hindi mapunta sa kanila yung glory. Di ba? Kasi it will take a miracle. Di ba? O, paano nyo naman i-apply sa buhay nyo yan? Sige nga. Na, kumbaga, God did something sa buhay mo na alam mo na hindi ikaw ang bida. Pero nangyari. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. No, pero ang question ko is, nangyari ba to sa buhay nyo na may pinramis ang Panginoon sa inyo, pero hindi ikaw ang primarily na may kakayahan para ma-produce yung success na yun or achievement? Yes. He diba? Interceded. Okay. And yet, nakuha mo kasi somebody prayed. Somebody prayed for you and
kumbaga, nung nalasap mo na yung tagumpay na yun sa buhay, ba, nakagraduate ka or yung business mo lumago or whatever, eh, kumbaga, masasabi mo na si Lord lang to. Imposible nga ako to. Hindi nga ako magkaanak eh. Paano ako makagawa ng bata? Si Lord ang naglagay ng bata sa tiyan ng asawa ko. Parang ganun. You know? Any experience na na-experience niya. Marami namang pamamaraan yung Panginoon. Pastor. Mm-hmm. Hindi lang, siyempre, kung lalaki ka, hindi naman sa buntis lang. Hindi ka naman nabubuntis. Mm-hmm, mm-hmm. Pero katulad po ng sitwasyon namin noon, nung dumating kami dito, mm-hmm. Nakapetisyon po ako sa company na bago ako nag-umpisa, nagsarado yung kumpanya. Yeah. Nasa Amerika ka na, anong gagawin mo? Mm-hmm. Diba? So, alam mo, at that time, hindi pa ako Kristiyano eh. Teka, grabe yun ano. Kinuha ka, pagdating mo dito, nagsarado. Oo. Oh, malupit na ano yun, napagsubok yun. Okay. Pero, ayaw, hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon eh. Mm. Kahit hindi ako Kristiyano noon eh. Kaya nga nung naging Kristiyano ako, talagang umiyak talaga ako dahil nafe-feel ko yung ano niyo, yung pagmamahal niya dati sa atin. Kasi kahit hindi natin siya sinusunod, hindi natin siya minsan pinapansin. Pero pagdating ng panahon na kailangan natin siya, eh talagang nandudun lang. Kahit hindi mo minsan tinatawag eh, siya mismo lumalapit sa iyo. Yung mga ganun pa sa. Yeah, and that is something na hindi mo pwedeng i-claim yung glory. Siyempre. Dahil, kumbaga, sarado na yung pinto, binuksan pa. Mm-hmm. Diba? And minsan, hindi naman kailangan natin dumaan sa mga ganitong sitwasyon kasi you did everything as much as you can na fair and square, pero bakit natin kailangan dumaan? Eh, na-hire ka naman ng tama. Pagkatapos, sinarado ng pagkakataon yung opportunity. No? Minsan, bakit natin nararanasan to? Kasi, sometimes, things na hindi maganda, na hindi nag-favor sa atin, ay ginagamit ng Panginoon in the future. Alam niyo. Tama. For example, hindi mo alam na you will be called to minister to a lot of Filipino Americans in the greater Los Angeles area. Alam niyo naman na marami ang sitwasyon na Pilipino na nagkaroon ng problema sa immigration status. And imagine kung hindi nadaanan yung ganitong sitwasyon, minsan mahirap silang maiintindihan. Pero since ikaw first hand nahirapan ka, nanganib ka, no, and then inayos ng Panginoon. So you have the capacity na na intindihin lahat ng bagay at magkaroon ng compassion, no, sa mga taong nagsasuffer sa mga ganitong sitwasyon. Kasi napaka unfair nga naman, maayos kang pumunta tapos pagdating dito nagsara. Kaya nga pastor kami, sinishare talaga namin na no, na there is really always God. Pero aminin mo nga na magaang ang loob mo dun sa mga taong nahirapan dahil nadanasan mo eh. Alam mo 'yon, parang halimbawa, dati kang lasenggo, magaang ang loob mo dun sa naghihirap sa alcoholism. Yung dating halimbawa may problema sa halimbawa mayroon kang dini-disciple, lagi siyang late. Baga, alam mo eh, kasi halimbawa, nung college ka, lagi kang late, so binago ka ng Panginoon. And then, alam mo yung dinadaanan niya. First hand eh. Diba? Kumbaga, na-experience mo. And something na hindi mo nga pwedeng i-take talaga yung glory dahil milagro eh. Milagro yung ginawa ng Diyos. Mm-hmm. Okay, importante dito, pinakita niya na apart from me, you can do nothing. Kumbaga, it will take a miracle para maisakatuparan nating lahat. How about yung iba? Meron ba kayong naiisip na nangyari sa buhay nyo? Meron lang pong question, Pastor. Go ahead, Pastor. Sa binabasa po natin na it is all by the grace of God in order that the promised child, no? Hindi sa pamagitan ng anumang kaparaanan, no?
nagawa ng tao. It's not the work or effort of man. In order for the promise will come out, no? Yes. Yung the promised seed. So yung tanong ko po, Pastor, it's ano lang, how can you reconcile yung pong alimbawa, yung test tube baby o kaya yung surrogate baby na it is through man's effort or work. Mm-hmm. That's why they produce right now through science. Mm-hmm. O ano man tawag doon, another life. Mm-hmm. Besides na out of that, yung alimbawa, si Isaac, pinag-pray niya talaga. Mm-hmm. He is asking for God's grace. Mm-hmm. Pero sa panahon ngayon, ano po yung sa lahat po, tinatanong ko ito, paano nyo may re-reconcile yun kung tayo Kristiyano, then we encounter this kind of case. Mm-hmm. Na, limbawa, na born again siya, yung batang yon, no? I don't know kung ilang taon na yung test tube baby ngayon. Mm-hmm. That is way back, siguro 70s, 1970s. Parang 70s pa. 70s. Mm-hmm. Di ba parang isa sa mga unang Pilipino, si Vilma Santos pa. Vilma Santos. Mm-hmm. Test tube baby. Yeah. Yung pangalawa niyang anak. Parang nabalitaan ko nun. Sayang wala si Tita Pepot siya makakapag-confirm niyan. Iko-confirm ko po. Iko-confirm ko po yun. Totoo po yun. Yan po, yung mga ano lang yun. Just in case if you encountered a case like that, paano po natin i-approach yun? No? Siguro sagutin muna natin yung tanong. Yeah. Bilang Kristiyano, masama ba ang test tube baby? Yeah. Qualify natin muna yun, di ba? Kumbaga, para ma-qualify natin, tingnan natin yung resulta. Yeah. Kasi meron po akong ano, even makaano lang po ako, sir. Kasi meron po akong nabasa na column, I read the column, they say that this baby, wala daw siyang kaluluwa. Meron po. Because it was parang experiment daw ito eh. Uh-huh. Ginawang experiment. So sinasabi doon na we don't want to be judged, no? Judgmental dito. Kaya ito'y pinag-aaralan natin. Paano natin sasagutin ito? Okay, Pastor, I think bago natin pag-usapan, alamin muna natin ano talaga yung pamamaraan ng process nung ang tawag nung test tube baby. Test tube, kasi sa baby ngayon, ang tawag na yun yan, yung surrogate. Yeah, yun, no, yung egg cell and sperm cell, kinuha in sa in vitro. Yeah, tapos yun, ipas, ilagay, ano sila, ang tawag doon, yung incubate. Yung ma-fertilize, pagkatapos na fertilize, ilagay sa in vitro na sa katawan ng ano, sa katawan ng it's either the real mom, yung may-ari ng egg, or doon sa kung gusto kang magpa-surrogate. Ano yun. And looking at the products, ang dami na kasi ngayon na babies from surrogacy, and another form is yung sinasabi ni Pastor Bert, yung sinauna to, yung test tube na nilalagay talaga sa test tube. And then ipaprocess. And then, pero ilalagay pa rin, alam ko, sa katawan pa rin eh. Ilalagay pa rin yun. In vitro pa rin yun. I-fertilize. Outside. Bago ipaso. Wala pa namang nabubuo, Pastor, na Nasa loob ng test tube. Siguro nasa katawan na o nawala sa loob eh. Yeah, ipasok yun sa loob. Yeah, and yet parang walang sexual intercourse ang nangyari. Sinama lang yung egg and sperm outside, saka ipinasok sa ovary. At saka alamin natin, nagiging test tube baby. Ayon sa science, yeah. Bakit nila ginagawa to? Kasi hindi capable physically ang lalaki o ang babae to reproduce in the normal way. So what the science did is they created another way para maiproseso yung egg and sperm cell para pagka nabuo ito, in vitro pa rin doon sa tunay na nanay or sa napiling surrogate mother. No? So, ganun nangyayari. Ngayon, bottom line, sa pinag-uusapan natin, kay 1970s test tube baby yan, hindi natin alam kasi kung paano eksakto ginawa yun.
Pero ito, medyo familiar tayo dito sa mga late, nauso na kasi ito eh, itong mga anak nila, Corina Sanchez, di ba? Even meron kaming kamag-anak na kanyan din, nagpa-surrogate sa Russia, mga ganun. So, ang tanong, are they normal people? No? Pangalawa, does it seem na meron silang kaluluwa o wala, 'di ba? As far as na observe ko, no, kasi naging curious din ako dito sa kaso na 'to. Nakita ko na normal naman lahat ng lumabas, no? Pangalawa, mukha naman may kaluluwa sila dahil they're just as fine as parang si Bogart na lumabas. No, parang ganoon. Yun lang, iba lang yung naging proseso nila, parang ganoon. So kaya kumbaga ang stand kasi ng denomination natin diyan is kumbaga meron tayo dong article na ano ba 'yon na we believe in God pero we also believe in aid ng science, no, to aid us, no, in our ano, sa ating pamumuhay, no, sa healing process at saka sa magandang bagay. Pero kung if it is experimental, iba rin naman po kasi yung cloning, ha. Alam niyo yung cloning, yung kukuha ng DNA mo tapos gagawa na kaparehas mo na parang hindi na lalabas, hindi na dadaan sa pagkabata. Parang Jeff na 50 year old agad. So iba yon, iba naman yon. Iba na, kasi 'di ba nagawa na yung sa tupa, na clone nila yung tupa, no. Yeah, yun pastor ang ano, yun ang parang hindi rin ako sa ngayon doon. Tingin ko pwede nating ma-quantify na ano yan eh, na o baka ay ma-qualify na ano yan eh, na walang kaluluwa, no, kasi saan nang galing yun? Walang, kumbaga kinlone lang yung DNA mo eh, di ba? No. Pero ewan ko kung mag-agree kayo doon naman sa in vitro. Eh tingin ko it's the same process. It's just that dahil hindi nga capable tinulungan lang ng science. Yeah, kasi from egg cell and sperm cell pa rin naman eh. Oo, ano pa rin eh, nandun pa rin sa ano. Nandun pa rin sa life process eh. Pagka nag-surrogate ka pala, yung DNA, yung kung sino yung surrogate mom, wala talagang trace doon sa bata. So bahay bata lang siya, kumbaga. Yeah, pinaglagyan lang siya pero yung DNA ng bata sa either sa mom or sa mom and dad pa rin makukuha. Pero Tita Girlie, meron din sigurong ano yun, ano, emotional attachment kasi para tingin niyo ba na mabubuo yung pagiging ina pa rin? What do you think? Hindi kasi di ba naman, nanganak na kayo. And then meron kayong emotional attachment na sa nilabas nyo. Pero dugot laman nyo yun. What if, kung ginamit yung katawan mo, tapos naging bahay bata lang siya, hindi mo siya kamag-anak, hindi mo siya DNA, nandun lang siya para umano, para lumaki. And then pag lumaki na siya, dinala mo siya ng 9 months, tapos lumabas, no? Do you think may emotional attachment ka rin na mayroon parang sa nanay? Yeah, mayroon pa rin. Mayroon. Kasi 9 eh, no? 9 months eh. Pero kaya nga ang process niyan, I think, pag anak, kuhanin agad. Yeah. Hindi na titignan nung nanay kasi ang tendency, minsan yung iba ayaw ibigay. Pero meron silang pinirmahan kasi pagdating ng DNA test, ng test, wala talaga siyang trace. Makakasuhan naman siya ng kidnapping kahit sinabing siyang nag-anak. Kasi wala nga siyang trace doon. Walang DNA trace. Kasi sa bansa natin, sa Pilipinas, hindi pa siya legal, una. Hindi siya accepted pa in a sense. Yeah. Dahil, alam niyo naman, Catholic nation tayo. Pero ang yung mga Pinoy, kumbaga, they go here sa States, or para makamura, they go to Russia. Alam mo, mas mura kasi doon eh. Kaya kumpara dito sa States, no. So ewan ko kung kilala niyo si Joel Cruz, yung parang perfume magnet, and kumbaga sa Russia siya nagpaano,
And then si dito ata sa state si ano eh, si Alice Dixon at saka si si Corina Sanchez, no. So and tama 'yun, napansin ko nga right after manganak, kinuha nila yung bata. Kunin agad. Hindi na ititingnan yata ng nanay kasi baka ma-attach pa siya sa bata. Mm-hmm. So para walang attachment. Yeah, para hindi na niya ano, hindi na siya masaktan. Anyway, is this pinag-usapan kasi natin milagro, is this also a can be considered as a miracle? What do you think, guys? Yes. Yeah, miracle pa rin siya. Miracle pa rin siya, di ba? Kasi miraculously, si Rebecca nag-conceive, although hindi ganun proseso, it's a miracle. No, pero yung hindi ka na capable, halimbawa katulad ni Alice Dixon, she's 50 years old. So hindi na siya capable. Ang nangyari, pero nag-freeze pala siya ng egg niya when she was younger. And then sa bago niya na pangasawa, hinalo yung kanyang egg dun sa sperm and then pinadala sa Amerika, pinrocess. And then pagka nabuo na, inilagay sa surrogate mother. And then pagkapanganak, kinuha niya na. So sabi natin, yes, it is still a form of miracle. Pero may isa pa akong tanong na uso rin ngayon. Tito, medyo controversial din eh. Ano naman ang masasabi nyo doon sa mga lesbian couples na hubay sperm sa sperm bank and then ilalagay nila doon sa kanilang egg cell and then mabubuo na sila mismo magbubuntis yung mga lesbian. And then it will be a baby too, no? Talagang tao, no? Hindi naman process din yun, no? Pero what is your stand in terms of morality and legality? Anyway, legal yun dito. Pero what I mean is in terms of morality or spirituality or what does the Bible says about it? What do you think? Pero bumili ng egg. Parehas ba ng stand nyo pagdating doon sa in vitro ng mag-asawa, nagpa-in vitro doon sa dalawang lesbian, nagpa-in vitro buying sperm from a donor? Yes. Mm-hmm. Same procedure yun, di ba? Same procedure, oh. Pero ang nagpagawa, dalawang lesbian, bumili ng sperm, tapos isa sa kanila yung nagbuntis. Walang relasyon yung kung sino man yung lalaki doon. Wala. Ano yun? Walang magiging relasyon siya. Hindi rin nila kilala yun. Hindi rin nila kilala. Ah, parehas yung sperm, pastor, at yung egg cell? No, hindi. Yung sperm binili lang. No, binili lang yung sperm. Yung egg cell, galing din sa lesbian. Kung sino sa babae nga. O, kung sino man yung babae doon. Oh, kasi... So, yung babae doon, yun talaga ang nanay. Yung, ano. Oo, nanay yung siya. Yung magiging asawa niya, walang ano yun, walang relasyon doon sa wala siyang DNA doon kasi pero ang ginagawa nila is nabasa ko yung dalawang egg cell, so dalawa kayong babae, dalawang lesbian, dalawang egg cell paghahaluin doon sa sperm para kasi hindi niyo aalamin yung DNA, para you have this idea na yes, isa sa inyo ang nanay pero hindi niyo alam kung sino. Yeah, para niluloko nila sarili nila. Exactly. Natumbok mo. Pero kumbaga, mapapansin niyo, parehas ba to noong dun sa nauna? Pareho lang. Sa set A, sa set B. In a sense, parehas lang. Kasi pag lumabas yan, tao yan eh. Diba? Pero in terms of morality-wise or what you call yung biblical stand between a marriage... No, kasi tandaan nyo, married tong dalawa, yung man and woman. Bawa si Vilma Santos, si Ralph Recto, nagpa-in vitro. And then they have college student na yung anak nila ngayon. Eh. So maayos naman, maayos na tao. Kumbaga, may miracle through the aid of science. Pero yung justifying your relationship as both women and buying another, kumbaga, participant doon sa relationship nyo and then creating
a pretentious family, but not necessarily pwede rin talaga maging tunay na family kasi nga meron silang may anak, may magulang, it's a family, but kumbaga creating your own world, creating your own system, creating your own theology, creating your own Jesus na well, God is blessing us kasi this is a miracle from God. Yes, it is a miracle, but in the intention ng Panginoon. But alam niyo dito maganda sa Panginoon, pumapasok dito yung Romans 8:28. Eh. I mean, all things work together for good for those who love God and called according to His purposes. Kasi limbawa, naging Kristiyano itong mga to. Di ba? Still, that child is a blessing from God. Di ba? Kasi in-approve niya pa rin yung pagkakabuo doon sa bata. Eh. Di ba? Pero yung purpose, yung intention, hindi nag-approve ang Panginoon. Diba? Okay, balik tayo dito kay Isaac. Diba? Dito, malinaw na in-approve siya ng Panginoon. No? At hindi lang isa, dalawa pa. Dalawa pa yung naging anak niya. Diba? Eh anong masasabi niyo dito na sinagot siya ng Panginoon? Sabi niya, Lord, ano nangyayari sa akin? No, nag-inquire siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, may dalawang nations diyan sa tiyan mo. Dalawang tao na manggagaling sa iyo at magkakahiwalay. So prophetic, 'di ba? One people will be stronger than the other and the older will serve the younger. Ayan. Anong masasabi niya diyan? Competition. Mm-hmm. Sibling rivalry na naman, parang Cain at Abel. Lumalabas ulit na naman ang history. Oo, Ishmael and Isaac. Uh-huh. Di ba? Paulit-ulit, di ba? Yeah. Di ba? Pero may binanggit ng Lord dyan eh, na masyadong very glaring. In last part, the older will serve the younger. Kaligtad. So, tandaan nyo ha, hindi pa to lumalabas ha. So habang nasa tiyan pa nila to, pinagbubuntis nila, ang mangyayari si Isaac susundin niya yung birthright. 'Di ba? Even si Rebecca susundin niya yung birthright. Na yung panganay unang lalabas, yun ang makakuha ng birthright. Pero bago pa mangyari to, meron na sinabi yung Panginoon, the older will serve the younger. Saan niyo to unang nakita? Kaya no, kila Isaac. Exactly. Galing talaga ni Tita Lenlen. First honor. Di ba? Ganun din ang storya ni Isaac at saka ni Ishmael. The older will serve the younger. Na hanggang ngayon. Di ba? Ganun. So ganun din to. Itong dalawang to. The older will serve the younger. Di ba? So anong nangyari? Tingnan natin. Okay, ang susunod na babasa. Si Brother Aldrin. When her time came to give birth, there were indeed twins in her womb. The first one came out red-looking, covered with hair like a fur coat, and they named him Esau. After this, his brother came out, grasping Esau's heel with his hand. So he was named Jacob. Isaac was 60 years old when they were born. Mm. So 40. Ah, hindi pa sila pinanganak. 20 years after pa. Mm-hmm. So nung namatay si ano, teka, ilang taon itong dalawang bata na ito nung namatay? Kasi kung 40, kung 60 na siya, 175 si... Yan, abutan niya. 15 years old. 14, 15. Oo, tama. Inabot. 115. Yeah, tama. 14. 15 anyos. Inabot nila, no? 15 anyos. Tama ba? Tama, between 14 to 15 years old. Yeah. So, binatilyo na sila. Anyway. 15 years old. Ano napansin nyo? So, may kambal nga. Si Rebecca. Doble yung blessing niya. Ano una lumabas daw? Balbon. 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 Balbon po.
Balbonic, tas mapula-pula para daw fur coat. Mestizo. Kulay pula. Siguro ano to, mestizo, parang ano ang tawag doon? Ginger. Yeah, parang, ano, parang Icelandic, parang parang taga Ireland, parang ganun. No, at pinangalan si Iso, di ba? Pagkatapos sumunod, ito nakakatawa. Merong ibig sabihin to eh. Nung lumabas daw, grasping Iso's heel with his hand. So, habang lumalabas sila, nakakapit tong isa. So, ibig sabihin, parang binabatak siya. Nag-aaway pa rin. Oo, oo. So, pinangalanan siyang Jacob. Di ba? Kasi, sabi nga, ginagrasp niya yung ano, yung heel ni Iso. Plus, ang ibig sabihin ng Jacob, literally, ay liar. No? I'm a liar. Itong si, sinungaling. Saka grabber. Yeah. Grabber. Yeah, grabber. No? Grabber at saka liar. Deceiver. Deceiver. Exactly. Yun. Tamang word. Deceiver. Manloloko. Parang ganun. So, si Isaac, Isaac 6 years old, nung sila'y pinanganak. Tandaan yan, ha? Yung mga pagkakadescribe sa magkapatid kasi magiging ano yan, magiging... Parang ano, Pastor, yung paghawak niya dun sa heel niya, it means to say na he wanted to prevent him to be the firstborn. Exactly. Sabihin, eh, gusto sabihin, sabay tayo, sabi niya. Ayun. Ang, kumbaga, parang sinasabi niya, teka, mauna ako. Diba? Imagine nyo, baby pa lang. Nanggugulang na. Diba? Parang sa pila, tinatabig niya yung kapatid niya. Teka, ako muna. Parang ganon. Di ba? So, kung titingnan natin, aba, pangit na pag-uugali yun, di ba? Actually, yung pangalan pa lang, eh, kitang-kita na, nakalagay. Eh. Grabber. Rivalry pa rin. Yeah, deceiver. Yeah, rivalry pa rin, di ba? Pero kitang-kita na dito na hindi yung maganda. Bata pa lang, hindi na maganda pagka-describe kay Jacob. Yeah. Pero di ba nakakapagtaka? Hindi niya ba na pagtatakahan? Eh kung dinidescribe na parang antibiotic tong si Jacob, bakit siya ang pinili ng Panginoon? At ipinangalan pa sa kanya yung bansang Israel. Ano yung something na pwede nating parang boom na makuha dito? Diba? We started as evil hearts. But when we make right with God, no, He will set a beautiful future ahead of us. Kumbaga, babaguhin ka niya. Totoo yung nakalagay sa Bible na ano, I will make you whiter than a snow. Di ba? Yung kulay scarlet ka man, gagawin kitang puti. Di ba? Parang ganun. Kasi ito si Jacob, bata pa lang, maloko na eh. Pangalan pa lang eh, di ba? Parang alam niyo yung mga minsan biro ng Pinoy, oh, pogi-pogi ng anak mo, cute-cute ah. Pag-ipunan mo na yan, paglaki niya, pag-ipunan mo na ng pampiyansa yan, paglaki niya, pasasakitin ang ulo mo. Di ba minsan yung mga ganong biro? Yung mga ganong biro yung Pinoy eh. No? Cute-cute ang anak mo, paglaki niya, pag-ipunan mo ng pampiyansa, di ba? Minsan nakaka-ano yung mga ganong biro ng Pinoy eh. So ganun na, bata pa lang to si Jacob. Ganun na, meron ng sinyalis ng pagkaganon. Di ba? Pero tunghayin natin anong nangyari dun sa ano. Ayan. So, lumaki na sila. Okay? Sa kanilang paglaki, tingnan natin kung ano nangyari. Sister Lenlen, makikibasa 27 at 28. When the boys grew up, Esau became an expert hunter, an outdoorsman. But Jacob was a quiet man who stayed at home. Isaac loved Esau because he had a taste for wild game. But Rebecca loved Jacob. Ano napansin niyo? Kumpara niyo nga sa mga kapatid niyo. Favoritism na. Eh, kumpara niyo nga sa mga kapatid niyo. Sige nga, kung sino kayo dyan? Si Esau ba kayo o si Jacob? Oh, sige nga. Ha? Sino ka sa mga kapatid mo? Si Iso ka ba o si Jacob? Si Iso. Si Iso. Diba? The black sheep.
Lima naman black sheep ni Esau eh. The black sheep. Anong problema ng pamilya Abraham? Yung simula-simula pa lang. Very, very glaring. Hmm. Manloloko. Hindi, ang hilig nilang ano, ang hilig nilang mamuburito. Ilagi silang may tinitingnan sa tinititigan. Kaya may nagkakatampuhan eh. Di ba? Mayroong paborito. Mm-hmm. Lagi may paborito. Laging merong pinapaboran. Di ba? So, dito pa lang, linaw-linaw eh. Si Iso na ang pinapaboran. Bakit daw pinapaboran si Iso? Kasi mahilig daw sa meat. Outdoor. Oh, mahilig sa outdoor. Tapos, hunter to. Eh, mahilig kumain ng meat. Itong si ano, carnivore tong si Isaac. So, paborito niya tong anak niyan to. Kumpara doon sa isang kikimi-kimi, basa lang ng libro, nod lang na nod ng Netflix, di ba? Pa-upo lang. Di ba? Homeboy lang, homeboy. Pa, alam mo yan, hindi lumalabas. Hindi nagba-basketball. Ganun, saan ako kumpara kayo eh. Yeah, paano kayo? Paano ba kayo kinukumpara kayo ng mga kapatid niya? Kasi ako sa isa lang ang kapatid ko eh. Madalas kaming kinukumpara kasi ang kapatid ko mas maputi sa akin. Tapos mas may itsura. So parang pagka ano, pagka may mga regalo, kita mo talaga mas marami siya natatanggap. Dahil ba maitim ako? Dahil ba hindi ako kagapuhan? Okay. Dahil mas maganda siya sa akin? Kasi diba? Babae naman yung kapatid mo, pastor eh. Hindi, miskin na eh. Ang babae eh, mas cute. Ganun-ganun naman yun eh. Tinanong ko yung tatay ko, sabi ko, halimbawa, nanalo ka ng, kasi tumaya daw siya ng loto sa Pilipinas. Sabi ko, halimbawa, nanalo ka dyan. Oh, hypothetical question lang. Anong gagawin mo? Sabi niya, halimbawa, kung mananalo akong 500 million pesos, ano? Oh, yung 100 million siguro gagastusin ko dahil para naman maramdaman ko yung masarap na buhay. Aba, maganda, sabi ko. Do may 400 ka pa. Sabi niya, ay yung 400 bibigay ko sa kapatid mo. Alam mo pastor, yun din yung sinasabi niya sa kapatid mo eh. Hypothetical pa yun ah. Hey, pastor, yung kinausap siya nung kapatid mo, ganun din ang sinabi niya. Hindi man sinabi niya. Ibibigay niya sa iyo yung 400 million. Hindi mo lang alam yun. Secret nila yun. Alam niyo, natatawa ako eh. Sabi ko, alam niyo, hypothetical pa to ha. Kinabahan ako kung magkatotoo eh. Sabi niya kasi, natal, nasa Amerika ka naman eh. Maganda naman ang buhay mo dyan. Sabi ko, hindi naman lahat na nasa Amerika mayaman. Sabi ko, ano ba naman bigyan mo ako ng kahit 1 million? Ay, o kaya mag-tights ka man lang. Pero kayo, paano niya ina-handle yung mga anak niya? Yung favoritism? Sige nga. Pastor. Apo. Wala akong favoritism dahil naging victim ako sa favoritism noong sa high school pa lang ako. Mm-hmm. Kaya I know the feeling ng may favoritism ka sa familia mo. Mm-hmm. Kaya wala akong favoritism. At mahirap din yun, Pastor, kasi it will create trouble. Mm-hmm. Between and among your children. Yeah. And between your children and you. Yeah. Ako, Tita Faye, sinabi ko dun sa panganay ko, sabi ko, ikaw ang paborito ko sa tatlo. Huwag mong sasabihin yan sa dalawa. Ito natin yan. Ano sinasabi ni Brother Ray, ni Pastor Ray? Sabi ko dun sa pangalawa, ikaw ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Kaya ikaw, obviously, ang paborito ko. Sabi ko sa panganay, ikaw ang firstborn. Sa Bible, importante yun. Ikaw, favorite ko. Sabi ko. Sa pangalawa, ikaw lang, anak kong lalaki. Oh, sa Bible, importante yun. Kaya ikaw ang paborito ko. Oh, pagdating sa bunso, sabi ko, alam mo naman, ikaw ang pinakamabait sa tatlo. Ikaw ang paborito ko. Ngayon, pag namatay ako, malamang magkagulo yung tatlong yun. Pagka nag-eulogy sila. O nga po pala, sabi ng daddy ko, ako ang paborito niya. May tatay yung dalawa. Teka. Ako yun ah. Laging ganun eh. No? No, pero kayo nga, paano nyo hinahandle ang favoritism? Kasi importante, i-relate natin to. Tama. How God look at us eh. Tama si Tita Faye. Kasi na-feel ko rin yan nung
Estudyante. Anong bata pa ako eh. Kasi nung may kapatid akong lalaki, mas matanda sa akin. Eh, mas malaki ako sa kanya. So, every time na may pumupunta doon sa amin, mga ibang tao, mga teachers, mga ganon, punta doon, sasabihin ni, kinakamusta parate yung kapatid ko. Yeah. Tapos sabi niya, nasaan yung anak mo? Sabi nung mama ko, sino? Yung matandang anak mo. Yung mas older. Yung older daw. Yung pala, na-realize ko nung bandang huli, ako pala yung hinahanap nila. Kasi ako pala yung mas matandang tingnan sa... Kasi natataka ako, Pastor, yung teacher namin pumupunta roon. Sabi ko, bakit nang hinahanap yung kapatid ko? Bakit hindi ako? Kasi alam ko, siya yung mas matanda sa akin, di ba? So, nung pumunta doon, yung matandang anak mong lalaki, hindi nila alam na yung kapatid kong isa, yung mas matanda ko, yung mas bata. Kaya sumasama din ang pakiramdam ko noon. Sabi ko, pambihira naman to. Pati yung mga teacher namin, teacher ko mismo, yung hinahanap yung kapatid ko. Hindi naman, totoo yung pastor, hindi ako nagbibiro. Akala ko, ibig sabihin, mas baby face yung kapatid mo. Kasi maliit siya. Kasi mas maliit sa akin yung kapatid ko. Literally yung height, yung laki doon na. Nagbase yung teacher. Yung kusina namin, saka sala namin, magkatabi lang. Minsan nandoon ako, naririnig ko. Pumupunta sa bahay namin, sabi ko, bumibisita yung teacher namin. Ilalabas sana ako. Nakakahiya naman. Kamusta? Hindi na maram nung mama ko kung sino yung kaninong teacher yun . Kung sino nanap nyo yung ano, ito, ganyan. Hindi ko man. Pero gano'ng ka-importante sa inyo na mabalansin nyo yung mga anak nyo? Di sa bata, sa mga anak, Pastor, lalo na, iba-iba ang edad, ha? Yeah, sa amin kasi hindi ko masyadong masabing may favoritism kasi malala yung agwat nila, 6 years. So, kumbaga, nung lumaki na yung panganay, 6 na siya, nagkaroon ng baby. So, kumbaga, ready na siya para magsarili niya kasi may baby na. Tapos sumunod, ganun din, 6 years. Si Leslie at saka si Gianna, 9. So, hindi mo talaga masabing favoritism kasi iba-iba ang level nila . Iba-iba ang approach namin. Iba-iba ang level ng bata. Yung app na yon, iba-iba ang level nila. So, nung lumaki na yung isa, iba na ang interest niya. Tapos sumunod. So, hindi mo masabing may favoritism. Kaya, Pastor, pag nag-uusap yung apat Pastor, sabihin nila, ako yung paborito ni Daddy. Paborito ni Daddy. At sila sasabihin favorite. Oh, marinig. Katulad nga na sinabi mo, Pastor. Pero ano, walang, kumbaga, lahat sila, parang naging favorite sila lahat kasi they have their own time. Yeah. Nakaka-identify yun. Pero kung siguro, sunod-sunod silang apat as in 1 year apart, yeah. Doon mo makikita yung difference ng favoritism kasi sunod-sunod sila . Yeah. Parang sabay lang sila lumaki. Pare-pareho lahat ang ano nila. Ang needs. Yung needs nila. Samantalang ang ginawa namin 6 years apart, so magkaiba-iba na ang ano level ng needs nila. Ganyan so, din yung... Kumbaga lahat naranasan nila yung pagiging... Ganyan din experience. Yung attention ng parents, bawat isa. I'm sure ganyan din sina Aldrin kasi ganyan din sila . Malaki. Oo, malaki rin yung agwat nila . Siguro mas mahirap yung magkadikit. Yeah, yun talaga. Doon mo malalaman na mas favorite talaga si siya o si ano kasi magkasunod-sunod kayo . Oo, parang si Brother James at saka si Pastor Bert no, at saka siguro sina Sister Amy, magkadikit din yung edad ng kanilang kapatid, magkapatid. Paano sa inyo naman? Yung, kasi kami, si Brother Aldrin, Sister Jasmine, Anastasios, mga Sempron, kami mga Giwa, ang mga anak namin, hiwa-hiwalay. Yun, ang ibig sabihin, no, nasusurpresa kami kada 6 na taon. Tawag doon. Anak na naman. May mga agwat. No? Kami po 14 years. 14 years, mas matagal. Mapatagal.
Kasi si Cled Job 5, si Job and Briel 9. So mahaba. Si mahaba. Brother James, maikli lang yan sigurado, magkadikit lang yan eh. Ganun din ka na Pastor Bert, Sister Elvie. Ganun din ka na Sister Amy. Ngayon, nabanggit namin yung sitwasyon namin na mas medyo pumapabor sa amin dahil we were able to be a father, a mother to them on their specific time. Na halimbawa, sa panganay, siya lang kasi. Wala namang kasamang iba eh. So meron kaming focus sa kanya. Doon sa pangalawa, malaki na yung panganay. Nakakatulong na nga namin mag-alaga eh. Di ba? Parang ganun. So it became a more of a parang favorable sa amin. Pero kayo, paano kayo? Go ahead, Tita. Ako pa sa message ako, kotang-kota na ako dyan sa favoritism na yan. Sobra. Kasi pa sir, yung kapatid ko, favorite yung ate ko, favorite na favorite siya ng mama ko. Tapos lahat ng gusto binibigay, isang hingi lang, samtala ko pag mangingi, paayakan pa. Tapos nung kino-confront ko siya, sabi niya hindi daw niya paborito yung ate ko. Tapos here comes naman yung nagkaanak na kami, nagkapamilya na, paborito pa rin ang nanay ko yung pati ba naman sa mga apo, paborito pa rin naman sa WW, samtali sa mga apo, sa bira nang dumalo yung mga anak ko dun sa Makati, tapos hindi pa nabibigyan ng attention ng mama ko, kaya ingit na ingit ako. Pero later on, inamin din ng mama ko na paborito nga niya yung ate ko. Noon, din na niya eh. Umamin din yun, eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi mangyayari sa akin yun. So, kaya lang nung mga maliliit yung mga bata, sabi ko, para maging fair, walang favoritism, kung ano yung meron yung isa, meron din yung isa. Magkaiba lang sa kulay. Ang problema naman, nag-aagawan pa rin kasi mas gusto yung pareho na eh. Alam naman parang pareho ng kulay. Siyempre, ibahin ko naman. Nag-aaway sila doon. Yan nga. Tapos habang lumalaki naman din sila, siyempre, hindi ko rin, kahit na magkapatid sila, pagdating naman kunyari sa schooling, hindi ko rin sila kino-compare kasi may mga times na merong magaling yung isa tapos yung isa naman, magkaiba sila pa sir. Okay, yung isa talaga, yun nga na nakakakuha nga siya ng mataas na grades, nag-aaral ng gusto, samtali yung isa, pero minsan hindi siya masyado concentrated, pero mataas pa rin ang grades siya, parang gano'n. So, pero parang pa rin. Yung iisip ko na kung ano, kung di ko alam, kung di ko pa sila natatanong kung naranan doon, mayroon pala kung favoritism o hindi, pero one of these day tatanungin ko sa kanila. Hindi ba nila minsan nararamdaman na, teka, sabi ni Tyrone, ikaw ang kamukha ni daddy, hindi kaya ikaw ang favorite. Mga ganun, di ba nila naiisip yun? Pastor, wala pang bonding eh. Wala pang? Bonding. Wala pang bonding. Laki sila sa lola tsaka sa nanay eh. Ngayon pa lang magkaka... Ikaw ganyan sana, sasabihin ko na lang sa kanila, kung dyan yung panganay ko, sabi ko, ikaw kamukha ka ng papa mo. Yung sa bunso ko, kamukha siya ng mama niya kasi mas maputi isa-isa naman kakulay ko. Parang ganun, parang ganun sila magkana. Pag may magkana na mag-compare ng color, yun na lang ang magiging... Pero sinasabi mo, James, wala kang favorite. Wala talaga. Wala naman. Okay. So, sige. Kasi nga, Pastor, parang may... Kung may experience ka na ng ganun, Pastor, eh, parang ayaw mong gawin sa mga anak mo. Eh. Tingin ko lang, ha? So, sinasabi nyo na yung mga naunang generation, very, very clear. Yeah. Na minsan, pati na ite-turn over pa sa mga apo eh. Ganun nga. Yung anak kaya nito. Ko ganun. Kanino ka bang anak? O doon ka sa hulihan sa Pamasko. Yeah. O, pakinggan ganun natin yung mga Anastasio. Ay, Anastasio. Ang mga Pagyo. Ah. Dahil lang anak nila eh magkasing edad din eh, magkadikit lang. Ako po, kami po, lalo na po ako kotang-kota na rin po ako sa paboritong 'yan. Pareho kami ni James. sa side po namin. Hindi niyo sinabi therapy session pala 'to ng mga hindi favorite. kotang-kota po kami kasi yung pong kasi po 8 po kami, ako po yung panganay. 8 po kami, tapos tatlo po yung lalaki namin, eh namatay po yung isa. Yung 2017. Tapos dalawa po, yung pangalawang panganay, yun po yung pinakapaborito. Kasi lahat po ng gusto na susunod. Tapos kami pong mga babae, lesser talagang as in wala. Pag-uwi ng nanay ko, meron siyang mga branded pa po. Yung mga shirt, yung mga shoes. Kami hindi branded. Para marirelate ko yan ha. Oh.
mga branded lahat, yung mga uso pa po yung fila noon. Tapos, sabi ko po, hanggang ngayon, ganun po yung nangyari hanggang tumanda po yung nanay ko. Pag, kasi nagkakaroon na po ng dementia nanay ko. So hanggang ngayon, hinahanap po niya yung kapatid ko na lalaki. So ang ginagawa po ang nagbabantay sa kanya yung kapatid ko doon, binibigay po namin para hindi po mag-tantrums yung nanay ko. So ganun pa rin po hanggat kahit na meron ng ganun ng nanay ko, paborito pa rin po siya kahit na ano pang kahit wala naman pong ginagawang mabuti sa pamilya. Paborito pa rin kahit na sila na yung pinaka black sheep o ano, paborito pa rin nila. Pero yung mga sa amin hindi po napapansin that we para po nafe-feel namin that we are just taken for granted. Pero nung naging Kristiyano po kami, lalo na po ako nung naging Kristiyano, na-realize ko po na it's a part of life na talagang mangyayari po yun sa buhay sa bawat pamilya, hindi po magiging norm na perfect na family. And ikaw, pero so kailangan hindi po natin titignan yung ganun kahit kung mga may mga nangyayaring ganyan. We know that our parents mahal pa rin po nila naman tayo. Hindi po kasi maganda sa isang pamilya kasi nagkakaroon po ng away. So right. So until now po, hindi kami ganun ka-close sa kapatid ko. Kasi may away pa rin. May away pa rin hanggang ngayon. Inaaway pa rin kami. Kasi wala naman kaming ginagawa. Inaaway pa rin. Mga babae daw kami, magkakampi-kampi. So ang hirap po talaga. So we just, ano po, hinahayaan na lang namin yan. The Lord will. Kaya ano sa po, mga anak mo ang tinatanong. Sa mga anak ko naman po, kaya ang ano namin, wala po kaming paborito since yung isang lalaki, isang babae, isang lalaki sila. Hindi naman po pareho yung gusto ng bawat isa. So lahat kung ano po yung meron ng isa, meron din po yung isa. Pantay na pantay po. Pantay. Kaya lang pag minsan yung isa sinasabi niya, ma, paborito mo yung paborito niya si James. Tapos si James naman, ma, si ate ko paborito niyo kasi na Jesus. So sabi ko, wala kaming paborito. Magyaw lang kayo sa amin. Yan ang problema ko yan ngayon. Po yung mga ano, pero so far ngayon po, magkasundo yung magkapatid. They love each other po talaga. Sa amin naman po, sa side niya, walang paborito si nanay. Early age kasi namatay si tatay. 49 siya nung namatay or mag-50 pa lang. Bata pa. So walang paborito kasi 12 kami. Dami. We had a big family. So walang paborito. Hindi namin na, hindi naman sa napansin. Hindi namin na naranasan. Na-feel. O na-feel o nakita na merong kasi wala namang may bibigay si nanay. Kahit na yung hingin niya kami ng hingin, wala. Yun ang hingin, wala. So, at the early age kasi natuto kami magtrabaho. Parang yun. Para sabi na nanay ko, ano ka ba? Hingi ka ng hingi. Sabi ko, bakit? Nagbibigay ka ba? Sabi na nanay ko, mabuti na lang, hindi. O, Tita Amy, kayo. Kamusta yung pagpa-trato niyo sa dalawa niyong anak? Ay, pantay na pantay po. Mm-hmm. Hindi ako nag-ano kasi naranasan ako nung maliit pa ako. Sa sa parents ko, wala silang gano'n. Walang favoritism. Pero sa teacher, sa mga auntie, sa ano, sa iba, merong favoritism akong naranasan. Eh, ayaw ko yun. Hate na hate ko yun. Parang may pinapaborang iba. Urdo, gumagawa ka na ng lahat para mapalapit sa kanila, hindi ka pa rin paborito. Kaya nung magkapamilya ako, magkaanak, ayoko yun. Kaya parang since dalawa lang naman sila, so pag binilhan yung isa, meron din yung isa. Yun po yung sa amin. Kasi kaya ako tinatanong, base sa experience natin, dali natin to sa perspective ng Panginoon. Bilang Heavenly Father, Creator of the earth, no, and the heavens. No? Kumbaga, pwede ba natin siyang i-accuse? Base sa mga nabasa natin, ha? Oo. Na meron siyang favoritism. Sa palagay niyo? Hindi. And why? Wala. I mean, tingin ko, ano, may kanya-kanyang oras ng pagbigay ang Panginoon. Na halimbawa, bakit niya binless? Halimbawa, intriguing question lang.
Bakit niya binless si Isaac, si Ishmael? Hindi. Mm. Bakit niya binless si Jacob, si Esau? Binless din si Ishmael. Basta may blessing din si Ishmael. Mm-hmm. No, sige, explain niya. Explain mo. Nakita ko yung kanina eh. Oh, go ahead, go ahead. Sige, explain mo. Sige. Para makita lang natin yung perspective ng Panginoon. Ito, sa... Oh, minsan kasi, madaming tao nag-a-accuse sa Panginoon na behold, it's fair. Diba? Ang daming drama nyo na napanood siguro na hindi ka fair, unfair ka Lord. Diba? Yung mga drama-drama sa buhay habang umiiyak. Diba? Genesis 17. Sige. Verse 19. Then God said, No. Sarah, your wife, shall bear you a son. Hmm. And you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant and with his descendants after him. Hmm. And as for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him and will make him fruitful and will multiply him exceedingly. He shall beget 12 princes and I will make him a great nation. Yung 12 princes, yung tribes, di ba? Yung pastor, ito nga yung na-link nung kanina. Hindi ko lang na ano eh. Yung 12 princes. Oh, 12 prinsipe. So, ang linaw. So, binabasa ni Pastor Ray, binless din si Ishmael. Eh, hindi nga siya, Pastor, ang Panginoon, ano eh, patas talaga eh. Okay. So, siyempre, ang ididibati sa iyo ng ano niya, ng hindi man nanampalataya, o kaya ng enemy, sabihin na ni Satan, eh teka, binless nga si Ishmael. Pero ba't mas malaki ang blessing kay Isaac? Pero I think, Pastor, ang pagdating sa mga ganyang reasoning, I think it's up to the individual how we see things. Like, how you see that situation, it's either positively or negatively. Kasi kung you look at it positive naman, so fair lang. So tayo lang talaga ang nagbigay ng kahulugan, or kasi sabi nga 'di ba yung God's, yung iniisip ng Panginoon na iba sa iniisip natin, yung plans niya are different from our plans. So so ito ang tingin ng Diyos, ito ang gusto niyang mangyari. So it's us na human ang nagbigay ng meaning na oh, siya favorite talaga, oh siya, ako hindi. So I think tayo lang talaga ang naglagay ng exactly. Parang ano, Pastor? Parang yung... Kasi for God, it's everything is fair. Parang yung isang mayaman, Pastor. Mayroong isang tao na mayaman, hindi naman masaya. Mayaman siya, bliss ba siya? Mayaman siya eh. Mayroong namang isang tao, hindi naman ganun kayaman, masaya naman siya. So, perspective. Siya. I think it's tayo, kasi tayong human, merong bahid nung... Diba, part na natin yung good and evil. So may bahid na talaga sa atin yung jealousy, yung mga ganon, covetousness. So kaya po, when we see things, when we see a situation, tayo ngayon ang magli-label na, ay, napaka-unfair talaga. Bakit siya mayaman? Ba't ako hindi? Ako naman itong trabaho ng trabaho. Siya walang ginagawa. Pero siya ang mas malaki ang sahod. Ako itong naghihirap, pero kukunti ang sahod ko. Yung ganon. So, ikaw lang talaga, or it's us individual ang mag-label kung how you see things. Kasi ang bottom line ng question is, fair ba talaga ang Panginoon? O, muna natin sagutin na may favoritism ba siya. Sagutin muna natin yung first question. Fair ba talaga siya? No? Yes. Kung titingnan mo yung fairness ng Panginoon, ang linaw-linaw, we are breathing the same air. Di ba? Sunshine ay pinapadanas niya sa ating lahat. Nakakakain tayong lahat. Kumbaga, fair siya in a sense. Halimbawa, dalhin natin sa... Kasi masyadong macro yun eh. Dalhin natin sa isang micro perspective. Halimbawa, classroom tayo. Halimbawa, ang teacher natin si Tita Fe. Di ba? Tapos, sabi ni Tita Fe, good morning class, to be fair, I will teach all of you today. So, tinuruan niya tayo. Di ba dun palang fair na siya? Di ba? Kasi wala naman siyang pinalabas eh.
kahit nakikinig ka, halimbawa si James nakikinig, halimbawa si Brother Aldrin, hindi, pasaway kung ano nung ginagawa, naggumagawa ng papel ng eroplano, tinatapon ng ganun, di ba? May mga ganun setting sa classroom eh. Pero si Tita Fe, sabi niya, I will continue to teach to everyone. So ibig sabihin, fair. Binibigyan niya ng fair chance ang lahat. So ganun din ang Panginoon, fair chance. Ngayon, may dumating na pagkakataon na halimbawa nga si Brother James, may dala siya na apple. No, sabi niya, teacher, meron akong extra apple. Tapos nga pala, na-submit, yung pinapagawa niyo ang submission sa Friday, ginawa ko na ng Wednesday. Bilang isang guro, hindi ka ba masisiyahan doon? Di ba? Kasi pinagagawa ng Friday, submission, Wednesday, binibigay na. Tapos ang ayos pa, ang ayos ang pagkagawa. Pagkatapos may apple ka pa. Kaya tinawag mo siyang apple of the eye. Parang ganon, di ba? So ngayon, ito naman si Aldrin, ang submission, Friday, Wednesday na the week after, hindi pa siya nagsasubmit. O di ba medyo madidisappoint ka? No? Pero fair pa rin, tuturuan mo pa rin siya. So ibig sabihin, bumabase sa nagiging reaction natin sa Panginoon, kaya we continue to receive blessings. Di ba? Katulad ng obedience ni Isaac, obedience ni Jacob, ni Abraham, it find favor sa kanya at nag-overflow sa mga anak niya. So ibig sabihin, base sa reaction natin sa Panginoon, fair naman tayo lahat, binigyan tayo lahat, pero tayo nag-react ng tama, meron kang extrang nare-receive. Ngayon, sabi ni Tita Girlie, sa perspective ng iba, ginagamit yan na yan ay, kaya naman naka-receive yan kasi paborito ni Lord yan. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Naka-receive siya kasi that person deserve it dahil nag-react siya ng tama. Ngayon, kung meron tayong pagkukulang, natural, huli natin sisisihin yung sarili natin. Minsan, kung titingnan natin sa perspektibo ng mga anak natin, obviously, fair tayo. Walang favoritism. I would say that outright. Bakit? Kasi pare-parehas mong pinapakain eh. Diba? Pare-parehas mong pinapatira sa sarili mong tahanan. Pare-parehas mong pinag-aaral. Diba? Pero bakit minsan napapaboran mo yung isa? Dahil kasi meron siyang magandang pag-uugali na dapat rewardan. Minsan nakikita ng ibang kapatid yun at inaakala nila na yun ay, nako, lamang siya, dapat fair. Bakit ganun? Minsan mali ang kultura natin. Katulad ng kapag nagsikap yung isang anak, nakatapos sa pag-aaral, magandang nakuha ang trabaho, nakapag-negosyo, nakapag-ipon ng pera, ang gagawin natin, hindi natin pamamanahan kasi maganda na daw ang buhay. Hindi fair yun. Di ba? Mm-hmm. Kasi sabi nga, ang batas eh. Batas nagsasabi, kay mayaman ang anak mo o mahirap, hindi niya naman kasalanan maging mayaman eh. Dapat fair mo pa rin i-divide yung assets mo. Ang nangyayari sa kultura natin, kung sino yung hindi nagpo-produce, no? We look at them as kawawa naman. 'Di ba? Bigyan natin ng mas meron kasi mas wala siya. Unang-una, hindi naman siya kasi nagsisikap sa buhay. So kung titingnan mo yung perspektibo ng tao, doon tama si Tita Girlie, doon nagkakaiba-iba. Tayo ang naglalagay kung sino may favorite o wala. Pero kung tutuusin, bottom line, ang Diyos walang favorite. 'Di ba? Tayo rin, mga magulang, wala naman tayo favorite eh. Kasi ang pag sinabi mong may favorite ka, tatlong anak mo malulunod. Ang lagay, yung dalawa hayaan mo malunod, yung isa lang ang sasagipin mo dahil favorite mo siya. Hindi. Kahit ibigay mo yung buhay mo dyan, sasagipin mo yan tatlong yan. Di ba? Kahit nga ang question, halimbawa, dati may nagtanong sa akin kasi pinag-usapan namin yung kidney. Halimbawa, nangailangan ng kidney ang anak mo. Kasi usually, nagmamatch, di ba? Pag magkamag-anak, ibibigay mo ba? Sabi ko, kahit hindi mo natanungin, hindi na rin ako mag-iisip. Ibibigay ko agad. Kasi anak ko yun eh. Yan ako po natin. Kumbaga, lahat bilang magulang, ibibigay mo sa anak mo. At yun, kahit kaninong anak mo, ibibigay mo yun. Pero ang siste, minsan, may lumalamang kasi meron nagawang maganda at nabibigyan ng reward. So, depende nga sa perspective natin. Kaya sa tingin ko ha,
base sa lahat din na nabasa natin, wala tayong karapatan na i-accuse ang Panginoon na meron siyang favoritism. Kasi ang linaw-linaw eh. Binibigyan niya lahat. Diba? At saka hindi naman na pinabayaan ni Abraham yung iba niyang anak. Diba? Binigyan niya pa rin. Ang linaw, binigyan niya pa rin. Kumbaga, si Ishmael, binless pa rin ng Panginoon. In fact, hanggang ngayon, yung blessing ni Ishmael, nararamdaman ng mga anak niya. Diba? So, kumbaga, doon pa lang, hindi, walang favoritism ng Panginoon. So, ako naniniwala rin ako bilang isang magulang. Walang favorite ang magulang. Meron lang talaga minsan natatangi dahil meron siyang characteristic sa isang pagkakataon na to na medyo nagsashine kumpara doon sa kapatid niya at nabibigyan siya ng pabor doon. Pero it doesn't mean mas mahal siya. Pastor. Apo. Parang ang term doon, ang magulang ay may extra fondness. F-O-N-D. Fondness. Dahil sa may mga characteristic siya na wala doon sa iba. Pero mahal din niya yung mga anak niya equally. Kaya lang may extra fondness siya doon sa may extra characteristic na nagugustuhan mo, na attract sa iyo. Yes, pero equal ang ano mo. Equal, diba? Okay. Kasi you are fond of all your children. Mahal mo sa iyo. Yes. Minsan may extra fondness ka nga lang doon sa isa. Kasi nabaw, sabi mo sa isa, pagtimpla mo nga akong kape, wait lang ha. Nasagot siya, wait lang. Diba? Wait lang. Yung isa naman, pag sinabi mo, pagtimpla mo akong kape, daddy, meron bang ano creamer? Diba? Sa mo gustong cup ilalagay? Doon sa malaki o sa maliit? Tatanungin pa ako ng isa, doon, gusto mo ba doon sa pastor cup o doon sa regular cup? Kasi dalawa yung kape. Diba? Dalawa yung mug eh. So, kumbaga, may extra effort. So, you have extra fondness to that child. Yeah, parang ganun. So, pero ako naniniwala talaga, pag binuksan mo ang puso ng magulang, parehas lang ang tingin niya sa mga anak niya. Parehas lang. Kasi parehas mong anak yan eh. Parehas mong, kahit nga sabihin mo na super bait tong isa at isa super sama, parehas pa rin. Parehas pa rin ang tingin mo. Ibibigay mo pa rin yung kidney mo. Ibibigay mo pa rin yung buhay mo sa anak mo. Dahil anak mo yan eh. Di ba? So, kumbaga, tao lang talaga ang nagde-define nung tinatawag nga ni Sister Girling, eh perspective kasi nung tumitingin, di ba? So balikan na natin. Ito tapos na eh. So sabi dito sa verse 29 hanggang 32. Ayan, Sister Jasmine. Once when Jacob was cooking a stew, Esau came in from the field exhausted. He said to Jacob, "Let me eat some of that red stuff because I'm exhausted." That is why he was also named Edom. Mm-hmm. Jacob replied, "First sell me your birthright." "Look," said Esau, "I'm about to die. So what good is a birthright to me?" Ano napansin niyo diyan? Mukhang nagluluto ng kaldereta itong itong si ano red stuff. Si Jacob. Mukhang masarap, nangangamoy. Oh. Ano napansin niyo? Hindi po pinahalagahan yung birthright. Hindi pinahalagahan ang birthright. It's a spiritual thing. Inuna ang physical need, no? It's a need, yes, but hindi naman siya mamamatay that time. Pwede pa siyang maghintay, di ba? Pwede naman siya magpaluto, di ba? Kasi, teka lang, ang hinihingi sa'yo, malaki kesa sa bowl of stew. Ano ba sa Tagalog ang stew? Nilaga ba to? Ano ba to? Kulay pula daw ba? Kaldereta to? O menudo? Ano bang niluto kaya ni Jacob? Yeah? Red stuff ang tawag eh. No? Pagod na pagod daw. Baka red beans, Pastor. Hindi po, ano eh. Meat eh. Meat? Meat chado. Teka. Meat ang pinrepair ni Rebecca. Kasi kunyari nga siya si Iso, di ba? Hindi ko lang alam kung ano itong pinrepair. Pero usually, ang ini-stew nila during those times ay meat, di ba? Yung ano, lamb. Lamb, oo. Oh. Pero ano ba ang stew? Ano bang luto ito?
Hilaga, hindi naman to sinigang, malamang. Po, para po siyang kaldereta. Parang kaldereta, gano'n. Oo, may ganun. Something sauce. Gano'n na naisip ko eh, kaldereta eh. But, kaldereta. Diba? Parang siguro. Pero stew, may sabaw yun. Stew. Pero po siyang, oh, hindi po siya masyadong, mas, hindi po siya masyadong soupy, ano lang. May sauce. May sauce lang siya na madaming sauce. Mm-hmm. Pero ang tawag dito, stew. Oh, pag, okay, pag stew, parang nilaga. Mm. Diba? Tingnan nga natin. Wala naman pong red yung linaga eh. Mm. Yeah. Walang red. Teka, baka sa luto nila eh. Baka iba. Kaya kasi ng maraming paprika. Oh, may paprika. Pag- oh, o kaya atsuete. Ayan ang stew. Mm, tingnan nga natin. Maraming atsuete. Ayan, ayun. Ano nga, mga beef stew, mga ano to? Kaldereta, ganun. Tawagan natin muna, Pastor. Ha? Katawagan natin si... Hindi, parang sinasabi dito, iluto daw kasi natin sa Linggo para malaman natin. Ilan ka nga, may nagsusulat sa mga spices. Ayos yan, ayos yan. Pastor, ganito na lang pa ito gagawin. Yaya yan. Oo, lagyan niyo ekstrang anghang para masarap. Ganito na lang ang pastor. Forward niyo kay Sister Jose yung ano, kay Sister Jose yung verse na to. Tapos sabihin niyo sa kanya, pakitranslate nga nito. Para sa Linggo. Eh bakit pa si Sister Josie nandito na si Sister LB? Alam niyo sineset up ka lang namin si Sister LB. Oh, dahil para ito daw ang ulam sa Linggo. Sa bagay siya yung nagbigay ng idea, Pastor eh. Eh mukha nga kasi masarap at mabango tong kinakain ni ano, ay niluluto ni Jacob. Pero pansin niyo binalitan niya yung ano, di ba? Ay, yung pangalan niya, ibig sabihin daw Edom. Kaya ang tawag doon sa mga lahi niya, Edomites eh. Natandaan niyo yung mga Edomites? Mm-hmm. So, yun yung mga pumipeste rin sa mga Israelites eh. Naging kalaban din nila yan. Pero lumalabas, pinsan nila yan. Yan yung mga Edomites, pinsan nila. Pati yung mga Moabites, pinsan nila. Kay Lalot eh. Diba? So, sabi niya dito, eh, teka lang, sabi ni Jacob, pagbenta mo na sa akin yan. Ay, sa, yung birthright mo. Ano napansin niyo dito kay Jacob? Kanino mana? Sa nanay niya. Sa nanay niya. Kanino mana yung nanay niya? Sara. Ilaban, di ba? Ilaban sa kuya niya. Di ba? Di ba? Pag ganyan nilahi nila doon sa ano eh, sa mga Aramean na to eh. Medyo magulang. May kagulangan magulang ng konti sa katawan. Oh, magulang. Di ba? Magulang tong si Laban. Di ba? Medyo tong... America. Nangyari ka, pera. Nangyari. America, ha? Kling, 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 kling. Nagdidilaw ka. America. Oh, kumbaga, galing ka America. O, tatagain kita. Mag-ingat kayo sa China. So, ang huling sinabi dito, pakibasa na lang, no? Yung dalawang huling verses, tag nito, Pastor Rave. 33, Pastor? 33 and 34. Jacob said, swear to me first. So he swore to Jacob and sold his birthright to him. Then Jacob gave bread and lentils to Esau. Mm-hmm. He ate, drank, got up, and went away. So Esau despised his birthright. Mm, ano napansin niyo? Oh, lentils too pala. Oh. Teka, lentil, ano yan ah? Parang munggo yan, di ba? Oh, maliliit. Mm. May sabaw nga siya kasi lentil eh. Oo, may lentil. Nilagyan ng munggo. O tita, parang munggo siya. Tita LV, ibig sabihin dyan, biblical, sa Linggo, kaldereta, tsaka may munggo tayo. Meron po tayong munggo talaga. Si may munggo. Si Josie, may siya po magluluto ng munggo at tsaka ano, yung smelt na fish na maliliit. Ah, ay, sa'yo. Ganun pala. Masarap pala. Ay, sa'yo. Mapula-pula, oh. Oh, mapula ka kasi may red ito. Pepper. Oh, may paprika or red pepper. Yan. Okay, ang hangan na lang. Anghang. Pero dito, nanggugulang agad tong si Jacob, eh. Sabi niya, teka, swear to me first. Di ba? Magtanong ka muna. Kasi ang oath sa kanila, malaki yun. Kumbaga, wag kang, alam niyo naman sa Bible, let your yes be yes and no be no. Kaya mali yung ugali natin Pilipino eh. Where na you? Dito na me.
Oh, papunta nami diyan. On the way pero naliligo pa lang. Ganun sa Pilipinas eh. O kaya, oh sige sige, punta ako diyan. O sige sige, attend ako diyan sa kasalo ano. Pero hindi mo makikita, di ba? Alam mo sa Bible, ang sinasabi, let your yes be yes and no be no. So kanila, sa kanila, sa kultura nila, importante 'to. Kapag sinabi mong darating ka, darating ka. Pag sinabi mong nangako ka, nangako ka. Sa yung bebenta mo, bebenta mo. O ganun din to. Pag nangako siya, yun na yun. Topo-topo, baregan na yun. Kumbaga. No? So, he swore to Jacob at binenta niya yung birthright niya sa kanya. O, ngayon, binigyan ng extra. Total, sabi ni Jacob, nanalo na ako. Bigyan kita ng extra. Isto lang hinihingi mo. Bigyan na rin kita ng bread at saka lentils too. Itong si Isa. So, kumain siya, uminom siya, tumayo, at umalis. So, Isa despised his birthright. Hindi niya pinagpahalagahan. Kumbaga, parang bahala ka sa buhay mo. Sa'yo na yung birthright na yan. Basta ako busog. Inuna yung pita ng laman. Yung appetite niya. Appetite. Diba? No, bakit tayo minsan pinagpa-fast ng Panginoon? Kasi para ma-realize natin na hindi lahat importante patungkol sa katawan natin. Di ba? Importante yung discipline, importante yung kaya mong kontrolin yung sarili mo. No, ganun din si Iso, no. Kumbaga, lumalabas dito yung pita ng laman, yun yung nangibabaw. Kumbaga, so ang laking lesson nito na we have to wait, no? Sabi nga eh, wag mong ipagpalit ang kinabukasan ng iyong asawa at ng iyong anak sa sandaling kaligayahan, di ba? So para mga ganun. So ganun si Iso eh, pinagpalit niya. Ang laki na nawala sa kanya, kumbaga sa investment, talo siya sa stock market dito. Katumbas lang, kaldereta. Ang laki ng pinakawalan niya. It was sa present time worth billion of dollars yung pinakawalan niya. Di ba? So dahil lang sa isang bowl ng stew, di ba? Takeaway, anong takeaway natin sa isa? Takeaway. Anybody, sino gusto magsimula? Ang mapapadala sa stew, pastor. Magpapadala na naman. Kahit mabango sa pagkain. Kahit mabango pa yung pagkakaluto diyan, wag tayong magpapadala diyan. So anong takeaway natin? Simula pa doon sa pinamanahan niya yung anak niya sa loob at sa labas. Di ba? Naging fair si Abraham doon, kumbaga. At iwasan natin ang mag-favoritism. Isang malaking takeaway yun. Diba? Dahil ang Panginoon, walang favoritism. He gives extra fondness, sabi nga ni Tita Fe. Diba? But wala siyang favorite. Kasi lahat eh, kahit na Israel, siguro extra fondness sa Israel dahil nga pinangako niya kay Abraham yun, promised people. But, naka-offer naman ng salvation pati sa Gentile. Ah. So fair pa rin siya. Diba? Kaya nga, sabi na the nation, yung mabless tayo lahat through his seed. Kasi nga, lumabas si Jesus, ang salvation becomes for everybody. Amen. 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 Totoo yung prophecy talaga. No? Mabless tayo. Doon tayo na-bless yung all nations. Yeah. Ano pa? Ano pang inyong takeaway? Pastor. Sige po. In making decisions, we should not make a decision at the spur of a moment. Let's think of the future, the consequences, and how it will affect our future. Seek the will of God and His guidance. Amen. His wisdom. So wag natin gayahin si Iso. So ano ba dapat ang ginawa ni Iso? Di ba? Sana uminom muna siya ng tubig para hindi siya nagutom. At saka, Pastor, sa side naman ni Jacob, dapat huwag din mapagsamantala. Yeah. Parang lumalabas, pinagsamantalaan din si Esau. Yes. Gutom to. Sige. Mm-hmm. Alam naman nila sa time nila na yung walang bawian. Yeah. Yung word of honor, very important. Mm-hmm. Ganon. Tuso ring tong si Jacob.
Oh, yeah. Takot na takot. Pero it boils down to the mom. Yeah. The mom teaches the child na maging ganun eh. Yeah. Siya nag-set up eh. Sinet up niya. So may pagka-ugaling layban din tong si ano eh, si Rebecca. Okay, ano talaga, number one, tama si Tita Amy, let's not practice any more favoritism. Kasi okay. It, yung effect noon, mag-handed down to generations, yung galit, yung away, yung mga ganun. Mm-hmm. Katulad yan, sabi ni Ate Elvin na yung mga kapatid, galit hanggang ngayon, galit na hindi na alam bakit nagalit, yung mga ganon. Dahil nga may favoritism in the beginning. Eka, sa church, paano natin i-apply? So, wag nga tayong mag-favoritism. Oo, sa church nga, sa church, paano natin i-apply? Oo. It everybody equally. Hindi, alimbawa lang, generally lang sa church, na kumbaga, yung nga sabi ni Tita Fe, treat everyone as equal. Hindi yung, halimbawa, may pastor, pupuntahan niya lang, ang home visitation niya lang, yung mayayaman. O kaya, home visitation niya lang, yung mga friends niya. Diba? Treat everyone as equal. Na kesyo, ikaw yung pinakamahirap, pinakamayaman, may sakit, wala. Ayun, lahat, yung home visitation mo, lahat, tinetext mo, lahat, pinupuntahan mo, lahat kinakausap mo, lalo na sa courtyard. Hindi po pwedeng isa lang ang kausap mo palagi. Lahat dapat pupuntahan mo, lahat babatiin mo. Hindi mo man makakausap lahat talaga. Na, ikot ka. Pero iikot ka. Kakamayan mo silang lahat, ngingitian mo. Kaya lagi ko sinasabi yan sa mga pastor pag Tuesday discipleship namin na they should, everybody must feel na pastor ka nila, na nararamdaman ka nila. And you're there for them. Alam mo yun? Yeah. Kasi isa sa hinahanap ng tupa, yung kanyang pastor. Di ba? Ganun lang yun eh. Ngayon, kung halimbawa, the entire time, ang kausap mo lang yung, halimbawa, may artista ka na member, nandun ka lang sa table niya, oh, ano, kamusta nga pala yung bagong pelikula? Di ba? Mga ganun. Tapos nakikita ka ng member mo, hindi ka na umalis doon. O edi, ano, di, kumbaga, ano, masamang tinapay sa kanila yon, di ba? So importante na hindi lang pastor ha, lahat tayo mga workers, halos tayo lahat dito ay workers naman talaga. So importante na tayo mismo let's be fair. Ito pa, kahit pa homeless pa yan. Di ba? Kahit pa tingnan niyo naman na kung paano tayo makitungo sa homeless. Yung ibang simbahan pinagbabawalan na silang bumalik. Kinukumbinsi pa nga kami, hindi kami pamayag. Dahil hindi na kami naniniwala, dahil nasa na yung compassionate ministry natin, di ba? So hanggat walang ginagawang mali, hindi ka nakikialam sa bata namin, hindi ka nang gugulo, hindi ka nananakit, hindi ka, alam mo yun, kumain ka lang dyan. Di ba? Basta sumusunod ka sa amin. Eh so far naman, nasunod naman, kahit anong sabihin ko, upo kayo dyan, upo. Pag sinabi ko, ano, kumbaga, in control ka sa sistema, hindi yung out of, sila yung in control. Pag sila in control, bawal ka na dito dahil hindi po pwede yung ganun. Magtayo kayo yung sarili yung simbahan. Diba? Kumbaga, ang sinasabi natin, yayakapin natin lahat. Hindi po pwedeng yung maganda lang ang bihis, hindi yung po pwedeng nakapag-aral lang, hindi yung po pwedeng mapuputi lang, hindi yung po pwedeng may kaya lang sa buhay, o kaya parehas mong Ilocano, parehas mong Kapampangan, parehas mong Ilonggo. Alam mo, minsan may ganun tayong mga preference. Yes. Pagdating kay Kristo, dapat gayahin natin si Kristo. Kahit nga magnanakaw, katabi niyang kumakain, di ba? O taxa collector, adulterer, lahat ng katabi niya, puro masasama. Di ba? So, he's not compromising, but niyayakap niya lahat. Isa ako isa sa mga siguro maganda ko nakikita ang takeaway doon na ano. Okay, ano pa? Ano pang takeaway niyo? Sinasabi ka, Tita Elvie, kanina? O, yung pong sa ano, nasabi niyo po yung tungkol sa yung mga mahirap. Kasi usually, di ba, noon po sa Bible, yung mga Pharisees, di ba pa sa church nila, yung mayayaman, nasa harap sila, meron silang sarili nila. Yeah. Di ba? Mm-hmm. Tapos, yung mga mahirap, oy, doon kayo, sa likod kayo. Mm-hmm. So, yun po yung na-mention nyo rin kanina. So, let us treat
people equally po, fairly, ganun. Hmm. Alam niyo, may experience ako dyan, naimbitahan ako sa isang malayong lugar, ito sa California, mag-speak Sunday, alas 10 ang kanilang service, alas 9, nandun na ako, wala pang tao sa church, eh. Sarado pa yung gate. No, nandun, nagre-review na ako dun sa kotse. Ngayon, di dumating na yung mga workers, nagsisimula na mag-open yung simbahan. No? So, 10 o'clock, I'm expecting worship time na. 10 o'clock yung service, diba? O 10:30 na, hindi pa nag-worship. Sabi ko, tinanong ko yung isang worker. Sabi ko, o bakit hindi pa nagsisimula yung church? Eh, ganyan po talaga, Pastor, tuwing Linggo. Eh, kasi po, hinihintay pa rin yung mga late na... Kasi alam ko, yun ang matataas mag-tights, kaya hindi pwede magsimula yung church pag hindi pa sila dumarating. Maka ano lang niya yun, Pastor. Maka yun lang ang inisip niya. Hindi, pero somehow totoo. Ay, talaga yung Pastor. Meron naman pong mga ganun talaga. Meron talaga. May katotohanan yan. May konting katotohanan. Yeah. Oo. So, kala ko sa ano lang yun. So, yung bang pagtingin natin sa tao, dapat pantay, no? Kumbaga, tayo, kasi ano yan, culture shaping yan eh. Sa simbahan natin, dapat, kahit na nandyan, kahit sino, alas 9, babati tayo ng good morning, welcome to La Filnas, happy Sunday, di ba? Bakit? Kasi unfair yon sa naligo ng maaga, gumising ng maaga, pumunta ng maaga. Tapos hindi ka magsisimula para hintayin yung late na dahil mayaman. Di ba? Mali naman yun. Pastor. Pastor. Meron sa Bible, no? Hindi ko lang ma-remember ang reference. Mm-mm. Yung dinidiscriminate natin yung mga mahihirap, ganyan. Malaki ang parusa. Mm-hmm. Pero, and so, hindi ko, I cannot believe why some churches, meron ganyan talaga, Pastor. Meron ganyan. The pastor won't even call anybody na mahirap. Yung mayayaman lang ang tatawagin, dadalawin. May alam akong ganyan, Pastor. Mm-hmm. At saka nga po, di ba, ano, ewan ko, naalala niyo sa dati nating faith, merong special prayer, mas maalam bayad. Di ba, may ganun. Yung special prayer sa patay. Yes, meron po. Ayong haymas. Oo, may payment. Roman Catholic. Yeah, tapos, yeah, may ganun eh. Tapos merong, kumbaga, tingnan nyo, ito yung malaking difference. Bawa, kung totoo man yung pag-aalay sa simbahan. So, hindi ako makakapagpamisa dahil 20 pesos lang naman ng bulsa ko. So, ang nakakapagpamisa, yung mga mayaman Chinese na meron pang daladala mga prutas at may envelope pa ng angpao para sa pare. I mean, nangyayari yan ngayon. Di ba? Hindi naman yan sikreto. Kumbaga, base dito sa pinag-uusapan natin favoritism. Ang Diyos natin walang favorite. 'Di ba? Napakaaba niya nga eh. Baga, lahat sinasama niya sa langit. Lahat gusto niya mapunta. Pati na lang 'yung mamamatay na magnanakaw, sinabi niya, "Sama ako." O sige, sama ka, magkita tayo sa paraiso. 'Di ba? Napakababa ng loob. That's how we should operate eh. Case to case basis eh. Alam mo 'yan, parang si Jesus eh. Hindi ka pwedeng mag-apply ng one rule apply to all. 'Di ba? Kasi hindi siya ubra. 'Di ba? So kung ginawa na Abraham 'yon, edi wala na natanggap yung iba. Pero case to case niya basis na inarap yung mga anak niya at saka niya pinamanahan. 'Di ba? Anything else? Go ahead, Brother Aldi. May tanong lang po ako, Pastor. Hmm. Nung tinuro po kaya ni Rebecca kay Jacob yung panlalamang sa yung lalamangan po yung kapatid, paano lamangan, eh naalala po kaya niya yung sinabi ni Lord na yung the older will serve the younger. So sinadya po kaya niya yon or hindi na niya po naalala? Kanino ba sinabi yung ano? Tingnan natin. Di po ba yung... Eh, Rebecca. Rebecca, no? Di ba, upon nung bago po niya ipinagbuntis po yung ano, mm-hmm, yung twins, sinabi, yeah, po sa kanya ni Lord na the older will serve the younger. Ito. And the Lord said to her. Sa kanya nga sinabi. Oh, kasi nagtaka siya, bakit ang likot-likot ng tiyan ko? Bakit ganito? Maganda yun. Magandang puntos. Sabi niya, kasi dalawang
tao dyan sa tiyan mo. Yeah, malamang mahigit niya talagang si Jacob talagang ano. Actually, hindi ko nakita yung perspective niyan. Maganda yan. Maritik. Alba, sabihin natin, sakyan natin yung sinasabi ni Brother Aldrin na, teka, ina-anticipate, ba ako si Rebecca, ina-anticipate ko lang. Kasi sinabi sa akin ni Lord eh, na yung mas bata, magsiserve doon sa older. So, sinet up ko na. Kaya nga po, di po ba? Pero panlalamang pa rin po yun eh. Talaga naman kasi, di ba nung naalala mo nung sinabi na ni Isaac na, pumunta ka sa field, mag-hunt ka ng I want to eat yung meat. Yung meat. So inutusan na agad niya kasi bibigyan na kita ng blessing. O anong ginawa ni Rebecca? Habang nandun si Esau sa labas, hoy, ganito ang sabi ng papa mo, dali, halika, lagyan kita ng ano, ipagluto kita. O, diba, siya mismo talaga ang lahat ng si Jacob naman, sunod-sunuran lang ng nanay niya eh. Apo, pero yung tanong ko po, kung naalala po kaya niya yung sinabi po sa kanya ni Lord? Okay. Maring na. Obviously, naalala niya yun. Tumanim sa puso niya yun. Okay, pwede kasing sabihin natin na, walang kasalanan si Rebecca kasi sinet up niya lang yung talagang dapat mangyari. Diba? Pero, kung titingnan naman natin how the Lord operates on His will, no? Alimbawa, base sa experience naman ni David, pwede naman siyang pumunta doon sa kaharian ni Saul at sabihin niya, teka, na-anoint na po ako. Hindi ko na kailangan maglingkod sa inyo, hindi ko na kailangan patayin si Goliath, hindi ko na kailangan maging music director niyo at tugtugan kayo ng harpa o whatever. Kasi ako na yung susunod eh. Pwede niya igiit na yon, di ba? Parang yung ginawa ni Rebecca. Teka, igiit ko na to kasi sinabi sa akin ni Lord, nakarinig ako eh. Diba? For example, alimbawa, nakarinig ako, teka, ako magiging next senior pastor ng LA, gigiit ko na to, pupunta na ako sa LA, tapos papaalisin ko na si Pastor Manny. Diba? Hindi po pwede yan. You need to wait for God. Kung sakali man, totoo ang isang bagay. Alimbawa, kumbaga, hindi mo pwedeng i-facilitate. It should be God who's facilitating para may blessing. Alimbawa, kasi lumalabas pa rin doon, maaari, maganda intention mo, gusto mo lang shortcutin para sa Panginoon, wala rin pinagkaiba yun sa Hagar solution. Diba? Ang sabi kasi ng Lord kay Sarah, merong ano, magiging ano, si Abraham, magiging father of all nations. Para sinorkat ni Sarah, okay, Hagar solution, bibigyan ko ng Hagar para doon dumaan yung mga anak. Nag-backfire sa kanya. O, diba, nag-backfire din naman kay Rebecca, lahat ng bagay. Bakit nag-backfire? Sinong ina ang hindi masasaktan? Yung panganay mong anak, hinahunting yung bunso para patayin. Di ba? Ang sakit na sa nanay nun. Ang sakit sa nanay nun. Buong buhay nila, naghahuntingan sila para patayin. Mabuti na lang, nag-Romans 8:28. Kasi bakit? Naborn again itong si Jacob. Di ba? Tumama yung puso sa Panginoon. At tumugon sa tawag niya. Ngayon, binless ng Panginoon. Kasi remember, nag-wrestling sila. So, binless siya ng Panginoon. Takot na takot siya ngayon doon sa nung makikita niya na yung kapatid niya. Mag-meet na sila. Sabi niya, patay ako dito. Papatayin ako nito. Pero hindi. Binago ng Lord yung puso ni Iso. Well, pag-aaralan natin yan sa mga sunod na Friday. Pero what I'm saying is, yes, maaaring alam niya. Sigurado alam niya. Dahil sa kanya sinabi. Di ba? Pero, what is something that we need to learn from this? We should not manipulate God's will na tayo ang magmamaneho. Dapat ang Panginoon. Hintayin natin. Kung sa palagay mo, sa'yo talaga, hintayin mo. And kasi it will come to pass. Yung effect noon, yung consequences ng ginawa mo. Yeah, mahirap. Yan ang nangyayari. Oo. Kasi si Saul, minanipulate niya. Kasi nung una, minamanipulate na Lord. Pinless siya, ginawa siyang hari, blah, blah, blah. Okay naman siya start eh, si Saul. Nung bandang huli, punong-puno na siya ng pride, punong-puno na siya ng envy, selfishness. Siya na nagmamanipulate. Alam niyo ginawa niya? Pilit niyang binubuhay si Samuel sa pamamagitan ng witchcraft. Di ba? So doon, nainis talaga si Lord kasi, di ba? Ano kita eh, believer kita, tapos ganyan, naniniwala ka sa witchcraft. Diba? So, kumbaga, do not manipulate the situation for yourself. Kumbaga, let alone God facilitate everything in our lives. Specifically sa buhay natin, pamilya natin, kahit sa simbahan natin, let the Lord. Kasi, alam ba, katulad kami, nagplano kami ng isang gabi, plano lang yun.
Pero what will happen in the next 12 months? Let the Lord lead. Susunod lang tayo. Kaya nga we live one Sunday at a time. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng nakatingin tayo palagi doon sa dulo. Pag maging excited tayo, one Sunday at a time. Parang ganun. So ganun din tayo sa buhay natin. One day at a time sa mga anak natin, sa pangarap natin, sa buhay Kristiyano natin. Pero maganda yung observation mo. Good job. Thank you, thank you. Anything else before we pray? Pastor. Mm-hmm. Isa lang. Ano ko doon, yung scene from Adan and Eva, nag-transfer from one generation to the next generation. So the makikita mo doon sa story, yung ginawa ni Abraham and Sarah na transfer sa anak nila, tapos yung sa anak nila na transfer doon sa apo, eh, hindi siya napapatid unless magiging born again sila. Mm-hmm. Muna mapuputol yung curse. Yung sinasabi ng Lord na curse. Generational curse. Kasi kung ano yung ginawa ng una, ng puno, yung bunga, ganun din, yung bunga ng bunga, hindi siya natatapos. Pareho pa rin yung nangyayari. Exactly. May pattern. So, ang kasi nagkaroon na kami noon before ng study na yung cleansing theme. Yeah. Matatanggal yun, mapuputol yung generational curse na yun pag nag-born again. Yeah, actually, that is something na pag-uusapan natin sa Sunday. Oh, okay. Ang title ng sermon natin is spiritual house cleaning or housekeeping. Yun lang ang nakita ko doon. Eh, importante maglinis tayo spiritually, di ba? Yeah. So, thank you, Sister Dende. Maganda ng sinabi mo. Anything else? Para sa akin, Pastor. Go ahead, Pastor. Observation ko lang, no? Abraham was a good manager. Proactive pa siya with regards sa pag-share ng mga mana. Mm-hmm. Alam niya na kung ano mangyayari. So, anticipate niya na yun. Mm-hmm. So, in the same token, siguro tayo ganun din sa pamilya natin o sa anumang bagay as aspect ng buhay natin. Mm-hmm. Pangalawa, yung kay Iso at saka kay Jacob, the older will serve the younger. Mm-hmm. Ang kwan ko rin, Pastor, ano, yung action natin, it will dictate our destination. Mm-hmm. God is all-knowing. Yung sabi nga sa Psalm, ano, before you were created, I already knew you. So alam na lang Diyos kung ano yung direction natin, ano yung pag-iisip natin. Mm-hmm. Si Iso, ibebenta niya yung birthright niya. Alam niya na. Alam niya na mangyayari. Parang sa kanya, replay na lang yun. So, sa atin, ganun din. Pero choice pa rin natin yun. Hindi tayo dinidiktahan ng Diyos na ano yung dapat natin gawin. Sinasabi lang sa atin, ito yung tama, ito yung mali. Pero it's your choice kung anong gusto mo. Mm-hmm. Yeah. Ayun, kwento, Pastor. I agree. Oh, so, dito, Pastor Bong, ang laki ng play out ng free will. Diba? Hindi naman porque alam na ng Diyos na ganyan na magiging attitude ni Iso, hindi naman din siya inihinder na hindi siya magbago, di ba? Na pagpahalagahan niya yung birthright, no? Paano kung ginamit niya yung free will niya na, teka, mahalaga ang birthright, di ko bebenta sa'yo. Then, it will be another situation na makikreate. But still, mapupunta pa rin. Kasi kung hindi rin pinilit naman ni Jacob, pwede naman mapunta sa kanya talaga. Yung kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Sino bang pwedeng bumali sa gusto ng Panginoon? Yun lang ang mali sa kanya, inunahan niya. Yung nanay niya inunahan. So nag-backfire sa kanila. Yeah, I agree. Importante rin 'yun. Anything else? Saka Pastor, wag gumawa ng decision pag gutom. Exacto. Kaya kami dito sa bahay, let's say meron kaming mga like arguments or mga pag-uusapan, sasabihin ko palagi, oops, kain muna tayo, let's enjoy our food bago pa tayo mag-away-away. Yeah. Kasi pag busog ka na, makapag-isip ka na ng tama. Hindi na kayo mag-away ngayon, di ba? Kasi busog ka na eh.
Okay. Yeah, sa ganun ang technique namin dito sa bahay. Oops. Pag mag-usap na ng argument, oops, kain muna tayo. Let's enjoy our meal. Sino ba naman na mainit ang ulo na busog? Di ba? Lahat diba? Naman gumamig na ulo eh. Busog kaya na eh. Kayo, pag nag-usap-usap kayo mag-asawa, kumain muna kayo. Okay? Kumain muna. Eh, may nabasa ako sa magazine. Ang sabi, huwag ka daw mag-grocery. Naggutom ka. Kasi ang tendency, kahit di mo kailangan kukunin. Ang dami mong bibilhin. Ang dami mong bibilhin. Kasi gutom ka eh. Akala mo, kailangan mo. Masarap to. Oo, masarap to. Kaya ang tendency, pag uwi mo, teka, ba't ko ito binili? Dami-dami nito, di ba? So, ganun din, ano? May hawig din dun. Huwag nga naman kayong mag-desisyon ng gutom. O, kasi maaaring pagsisihan nyo ang pagiging desisyon nyo. Eh, yung busog, pastor, pag nag-grocery, tinapay lang na iuwi. Kasi tsaka pag kayong nag-a-argue kayo, marami kayong nasasabing mga hindi dapat sabihin. Mm-hmm. Pero once na ano na yung isip mo, nakakain ka na, nakapahinga, pag nag-isip na, pag nag-uusap na yung kahit anumang laki ng problema, masusolve siya kasi nga clear na yung mind mo. Ibig sabihin. Pero yan, kasi di ba parang ang sarap magkwentuhan pag nagkakape na? Ibig sabihin, pastor, Sister Girlie, yung well-relax ka na, yeah. Makaisip na ng maigi. Nag-dessert ka na, nagkakape ka na, para madami mm-hmm. ka na naisip na maganda, mm-hmm. imbis na masama eh. Mm-hmm. Eh kaya pala mababait yung tao natin pagkatas kumain sa courtyard. Siyempre, nakakain na eh. Sige. Lahat mabait eh. God bless you, thank you, bye, see you next Sunday. Lahat nakangiti eh. Eh kaya pala. Eh. Natatandaan ko yung ano yung matandang pastor namin. Mm. Eh bago papatayin yung mga animal para hindi raw sisigaw eh, talagang pakakainin muna. Ganon din sa mga ano kapag may problema sa church. Kapag pinulong kami, pakakainin niya muna kami bago niya kami sesermonin. Eh kung ibinibitay nga, kinapakain muna. Kaya totoo nga naman ano, it makes but sense, very true. Practical. Very yes. Practical 'yon pero mm-hmm. It makes sense talaga. Yeah, it yeah. So it's yeah. Really true. Mm. Pagutom ka, hindi ka makaisip ng tama, di ba? Kung ano, minsan irritable ka, nasisigaw ka na hindi naman dapat sumigaw. So, pag nakakain na, nakainom na ng malamig na tubig, lalamig na rin yung utak. Lalamig na yung ulo. Hindi ka nasisigaw, di ba? So, maiiwasan yung big fight or big argument. Yan on. Yeah. I agree. That's psychology. Yeah. Sa linggo ha, yung gusto natin ha, huwag niyo kalimutan yung gusto. Sister Elvin, alam na ha. Para lumamig ang ulo natin. Sana pa Sister Elvin, bigyan mo na. Ice pack daw, ice pack. Okay, meron pa ba bago tayo manalangin? Wala na? Oh, sige, manalangin na tayo. Dakilang Ama sa Langit, maraming salamat po sa napakaganda naming pag-uusap patungkol sa salita ninyo. Salamat Panginoon dahil patuloy kayong nagbibigay ng wisdom sa amin tuwing Biyernes na mga bagay na hindi namin alam, natutuklasan namin sa pamagitan ng inyong salita. Patuloy niyo po sana na kami hindi lamang turuan, kundi maipamuhay namin lahat ng aming natututunan, Panginoon, lalo na sa aming simbahan. Pangalagaan niyo po kaming lahat, ang aming buong simbahan, wala pong magkaroon ng COVID-19. Dalangin namin, Panginoon, na matapos na itong pandemya na ito. At patuloy niyo kaming pagpalain para makapagdala kami ng maraming kaluluwa sa inyong kalawatian, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo kami sa linggo at sa aming bowling. Ingatan niyo po kaming lahat. At ang worship namin ay maging pagpapala sa puso ng marami. Ang sermon ay maging message nyo sa lahat ng puso, Panginoon. Itong aming dalangin in Jesus' name. Amen. 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 Okay. Pastor. Opo. Yung reading ba natin ay sa Mark 5, yun ba? Ang reading po natin, yung sinend ko po sa inyo, tita. Yung Mark 5. Mark 5 ba? Yung... Opo, yung tungkol sa... Possessed. Okay. Thank you, Pastor. Demon possessed. Yeah. So, smile. 1, 2, 3. Smile. There you go. Okay. At we'll see you tomorrow kung available kayo bukas. Pastor Bert, kayo sa ano ha? Sa
tag nito? Wala, basketball ministry po. Gilas? Basketball. Gilas. Hindi pwede si Pastor Ribe. Okay. Dalawa sa inyo, dalawa sa akin, hati tayo. Apo. Sige po. Pag walang, ano, Pastor, pag walang pasok si Diana, akong mag, ano. Tapos sabi yung schedule natin nandun sa Pastor Staff Thread, tingnan nyo na lang, Pastor Bong, kung sino yung magli-lead every Friday. Sure, nakita ko na, Pastor. Ako ata next Friday. Ah, okay. Tapos sa, ano, sa Linggo, importante na may mauuna, sasabihan ko na si Nakled, mauuna doon sa venue, no, para ano, hindi naman din pwede daw mag-reserve eh, kung mag-come as we are, no. Siguro kuha tayo ng apat na lanes, no, and then lahat ng papaalalahanan natin, mag-release tayo ng mga to bring list and mga kailangan nilang gawin para well coordinated lahat, as well as mag-explain tayo ano after the service. No, huwag niyo ring kalimutan na bukas ay ano, sa Linggo ay All back tayo. Yeah, ano, magbabawas ng isang oras. Tama. All back tayo. Fall back. Tayo ng 1 hour. Mm-hmm. Pagkatapos, hours. Huwag nating kalimutan na Communion Sunday din sa Linggo. Oh, at tapos, Pasko sa Sunday is LA Marathon. So, anticipate in traffic. Ako, ang dami pa natin. Brother Alvin, Sister Amy. Oo, dapat agahan yung... Tingnan nyo po yung route. Check yung route. Yeah. At saka yung closure ng Juan. Saan may mga portion ng freeway closure rin. Eh. Oh. Pakitignan na rin ninyo. Kailan, maaga pala tayong dumating. So, yun. Ano yung susuot sa Linggo? Black and white, pwede kayong pumili. Yung sa black ating shirt, pastor. White shirt. Tayo rin, ganun na rin. Black shirt and white shirt. Diba dalawa? Di ba meron tayong Simbang Pinoy at saka yung Abang Lingkod na white? So pili kayo doon, pwedeng black, pwedeng white, para pagdating doon sa bowlingan, madaling ma-identify. Kasi iba, baka hindi na nila nilaban muna yung black nila, pwede nilang gamitin yung white. Saan po ang ano venue ng bowling? Little Tokyo daw eh. Ang gagawin natin, yung iba, kung gusto pumunta na nakakotse doon, pwede na mauna. Yung iba naman, hahakutin. Siguro mga dalawang hakot, isasakay sa van para makatipid tayo sa parking. Corner ng ano, Third and Alameda. Yeah, so mag-iwan niyo yung kotse niyo doon sa church. Kari. Malapit lang naman 'yan, malapit. That's just a help. Tapos wag dating kalimutang mag-invite. Yes, sir. Dahil connecting event 'to, ha? Goal natin. Mag-invite sa bowling, parking ka. Apo, mag-invite tayo ng mga kaibigan natin, kamag-anak. Banday pa kita. Para pero siyempre dadalhin natin sila sa service. Kaya pong nakain sa courtyard. Ah, sige po. Tapos patas ang courtyard. Okay, docs. So, maraming salamat. I hope marami kayo natutunan sa pamilyang Abraham. Next week, masaya na naman ang pag-uusapan. Dahil pagtatakpan na nung nanay yung anak. Sige, guys. God bless you. Okay, good night. Good night po. Bye. God loves you. Bye. Bye-bye.